Ayun. So, Lord, pinahirapan pa ako. Ayaw gumana nung isang link. Narinig niyo ba ako? Hello? Wait lang ha. Sasend ko lang yung link sa iba kasi nag-iba ako ng link. Share ko lang ang bagong link. Rinig po ba ako? Sasabi nga ako. Baka may problema sa... Wait lang nga, mag-aano lang nga. Send ko lang yung bagong link sa mga in-invite ko. Yan. Okay na. Hello! Danda naman kayo sa comments. Papahirapan niyo ako magbasa. Charot. Hello! Salamat sa mga bumabate. Kapon pa yung birthday ko. 18 na ako tuloy. Kaka-18 ko lang. Sarap! Hello sa mga nandito. Thank you, thank you. Wait lang ha. Start na tayo ngayon. Okay, so ngayon ko i-draw yung nagpa-raffle kasi kami yung yarn shop namin, yung Yarn Temptations. Nagpa-raffle kami sa mga lahat ng bumili sa amin from October at anong date ba kami? Basta October yon. Hanggang December 31. Dapat yung January pa namin yun din draw, kaya lang naging busy kami. So ngayon ko lang, isasabay ko na. And then, kahapon nagpa-raffle ako. Yung mga nag-comment dun sa isang video ko, yung sa zipper, yung how to attach zipper on crocheters. Yung mga nag-comment dun, i-raffle ko. May isa akong kukunin winner. Tapos, ano pa bang sasabihin ko? Gagamit ako ng comment sticker para dun. And then, may palaro tayo. Pero isa lang, guys. Wala pang budget si ate mo, guys. Isa lang laro natin, tapos mahirap pa. Magbabasa muna ako, ah. Present daw. Ayan. Sino nandito na ano, yung pumili sa amin sa Yarn Temptation, simula October hanggang December. Kasi October kami nag-aning, alam ko. October kami nag-open. Ayun, customers from October to December 2020. Kasi dapat January nga namin. Sino dito yung mga ano, bumili sa amin? Worth 200 pesos, equivalent to one entry. So kung halimbawa ang binili mo is worth 1,000, so meron kang 5 entries. Excuse me. Nandigay ko sa happy 18th birthday. Hindi, joke lang. 19 na ako. Bali, 18 ako nung nakaraan. Tapos kahapon, nag-19 na ako. So, 19 na ako. Joke ko lang yung 19. 19 na talaga ako. May Shopee account po ba kayo? Yes po, meron po. Visit nyo lang po yung page namin, Yarn Temptations. Tapos, nandun yung link ng Shopee namin. Ayan. Sabihin ko muna yung mga premium nung mapubunot dun sa ano ha, sa tawag dito, sa mga bumili dun sa Yarn Temptation. Ito yung dalawa consolations. 3 cakes na 100 grams into feed yarn. Isang pack ng jump ring. 10 pieces kitchen holder. 10 pieces, ano to? Cell phone chain. 5 pieces button, needle, and stitch markers. Yung dalawang mananalo ng ganun. And then, yung pinaka-winner natin, ang mapapanalunan niya, isang kilo na into feed yarn, isang set ng bamboo crochet hook, dalawang pack ng jump ring, crocodile, hair clip, keychain holder, cellphone chain, buttons, needle, and stitch markers. Tapos ngayon, yung para sa raffle kahapon, yung birthday raffle ko, and yung palaro ngayon is 1 kilo na into feed. So, hatiin ko, tag half kilo. So,
So, wala akong hawak ngayon kasi isasend ko na lang dun sa winners. Sila na lang papapiliin ko ng kulay para at least yung gusto nilang kulay yung makuha nila. Paano sis yung mga hindi nakabili? Tapos na. Kaya ngayon, may chance naman kayo manalo. Magpapalaro ako. So, hindi rin sayang yung pagpunta niya dito sa anay. Tapos, yung mga nandito na hindi pa nakakapag-comment dun sa video ko na 3 ways to attach zipper on crochet purse, pwede na kayong mag-comment ngayon doon. Kasi mamaya ko pa naman ipipick eh. So, mag-comment na kayo. Alis muna kayo dito, tapos bumalik na lang kayo. So, oo nga pala, kapag wala dito yung nabunot ko, dun sa ano ah, birthday raffle, pag wala dito, bubunot ako ng iba. Pero orasan naman natin. Hindi naman agad-agad. Pwede po ba 3 accounts na subscribe, pero isa lang mag-watch. Isa lang po gamit kong gadget eh. Pag tinawag ko halimbawa yung isang account mo, ilagin mo agad. Kasi syempre, pwedeng mag-claim yung iba na, ay ako to. So dapat yung mag-claim is yung account na gamit. Pwede mo namang i-switch account na lang kung halimbawa. Kasi bibilangan ko naman yan eh. Kung halimbawa nabunot yung isang account. Wait lang. Yan yung kamar ko dito. Purple color agad. Wait lang. Magbabasa lang ako ng comment. Alin de la Cruz, happy birthday. Ay, magka-birthday pala tayo. Happy birthday din sa'yo. Pero kahapon pa ako talaga. Ayan. So, anong uunahin natin? Unahin ko na yung sa Your Temptations na dalawa. Ito yun. Ano ba yun? Ito. Sino pa dito yung mga kasali doon? Dun sa Your Temptations. Sino yung mga nandito? Mga bumili doon. Sobrang tagal na kasi yun. Ronaline Obama, hello. Sino dito yung mga bumili doon sa Young Temptations from October to December? Yan. Sana ka manalo kayo. Pero kasi kahit mabunot ko wala dito, pipiliin pa rin sila kasi iba naman. Nalimutan ko na nga rin yun kasi sobrang tagal na medyo nag-busy kami ng partner ko. Ayun yata yun. Okay. Wait lang. Sabi ko na may tao. Wait lang ha. Ako makikita niya tuloy yung suot ko eh. Ba? Oo, kanino pa. Pwede ko kikita sa akin. Ha? Online yung ano ko. Lagi bang link ako kasi ano? Ah, hindi yung link ka. Anong link mo? Andiyan, nabay ba lang sa ano ko? Dumating yung aking business partner. Hi, guys. Siya yung sister-in-law ko yung business partner ko sa Yankton Kitchen. Mahihain ako kaya dito lang ako. Ayan na. Eto na, bubunutin ko na yung ano, dalawang consolation sa Your Temptation. Tapos, pagkatapos nito, bubunutin ko na yung sa birthday raffle. Tapos, yung grand winner dun sa Your Temptation. Tapos, pinakauli na yung laro ah. At sige, eto na. Eto guys, yung mga names ng mga nag-purchase sa amin. Ayan, social na kami ngayon, nakaprint na. Last time kasi, sulat kami eh. Challenge na kami, naka-print na. Ayan. O, sino yung mga nag-aabang dyan ng mga bumili sa amin? Saka mabunod kayo. Teka, babagitin ko muna pala yung ano nila, mapapanalunan. Pero parang nasabi ko na kanina, yung dalawang consolation. Yung kapil yarn, jump ring, chain holder. Ayan. Sana kahit mapili lang ako pa birthday muna lang. Birthday ko kahapon. Magka-birthday kami. Ayan. Ay, di ko kilala to, Romeo. Ito yung unang winner sa Yarn Temptations.
Romeo. May list naman kami kung saan siya bumili, kung sa page namin, kung sa Facebook ko, or dun sa Shopee. Kaya lang kasi hindi na namin nilagay dito yung details. So, kukontakin na lang namin, nandun naman sa notebook. Ayan, Romeo. For sure, wala siya dito, no? Lalo na kapag ka Shopee customer, kasi sinama din namin sila. Baka hindi rin kilala, hindi rin kami kilala kung hindi sa Facebook bumili, kung sa Shopee lang. So, baka hindi rin kami kilala. I-list ako lang ha, sa consolation nito. So, yun, consolation. Baka makalimutan ko yun. Consolation. Romeo. Ayan. Isa lang to. Ang swerte yun, last time nanalo, isa lang din yung entry. Ay, hindi, tatlo pala. Totoo, ano, isa lang daw. O, isa pa. Yung mga nanonood kasi ngayon dito, para hindi sila lahat sumali dito. Ah, medyo hindi pa unexciting. Ano ba yung puro pink yung ano nila? Ito yung comment na pink. Pink na pink dapat yung box mo pink. Oo nga, hindi ba yung sinasadya? Nagkataon lang. Sarap. Ayan. Ala! Nandito to! Ano din to? Sino yung mga nandito na ka-close ko? Tapos, YouTuber din na bumili sa amin. Sino to? Walaan nga, nagsisimula sa letter. Wow. Nandito to, kakabasa ko lang. Famous to, famous. Sis, nasan ka? Naku, mahina pa naman internet nito. Mahina pa naman internet nito. Pagka sumahod na sa YouTube, magpapagawa to ng ano. Ang tawag to sa internet tower. So, alam na nila kung sino. Kay Estefanio. Artista siguro. O, famous nga to sa this Kay. Ang swerte. Asan ka, sis? Wala siya. Sabi ko na nga ba eh. Mabagal internet nun eh. Ah, eto ha. Baka sabi niyo dinadaya ako kayo. Porket friendship ko yan. Naku, sis, kay ikaw na naman. Ang swerte. Naku, wag na yan. Buno tayong bago mayaman na yan eh. Kaka-hurt lang yan sa akin eh. Withdraw na din siya bukas ng sweldo. Wow, sana all. Okay. Wala si Sis Kay, nakakainis. Okay, mamaya ko napubunutin yung grand winner. Ayun na si Sis Kay. Congrats! Bubunot na sana ako ng bago eh. Kasi naisip ko, mayaman ka na, doon ito kailangan eh. First world na yata nila kasi sa ano. Oo, Sis Kay, ikaw. Ito oh, pakita ko nga. Baka hindi na nagawa dati. Ito oh. Hindi niya alam na siya na. Loading yan palagi kasi. Ayan. Ano nga ba yung susunod natin? Sunod na natin yung sa birthday raffle. Ay, ito yung papahulaan ko. Wait lang, mapapakita ko lang dito. Wow. Hindi ko alam kung ano ikukulo. Sulat mo. Hindi mala. Papahirapan ko. Sa ano to, Sis Kay, sa Iron Temptations to, yung mga nag-avail sa amin. Thank you nga pala sa lahat ng mga nag-purchase sa amin. Hindi ko rin na-expect na yung pag-open namin ng shop, marami na agad mag-support. Hindi pa kasi kami kilala. Tapos ang dami agad bumili. So nakakatuwa lang. Thank you sa inyo. Kaya natuwa kami ng business partner ko. Nagpa-raffle na kami.
Ayan. Ito pala yung papaulaan ko mamaya. Okay. Ay, ba't balik ba yan ba? Ayan. Ayusin ko lang yung comment speaker ko dito. Ito yung sa last time, hindi nyo nga pala ito kita. Ito yung video ko kung saan kayo nag-comment. Andito na ba yung mga sumali kahapon sa birthday raffle, yung mga pinag-comment ko dito sa video na to? Itong video na 3 ways to attach zipper on crochet project. Andito ba kayo? Reminder lang ha, pagka yung halimbawa na bunot ko, wala dito, bunot ulit akong bago. Pero bibilangan ko naman. So, kung mabagal internet nyo, tapos mamalas nyo lang. Charot. Hindi, pero orasan ko naman para naman hindi masyadong lugi. Ayan. Comment na kayo. Sino mga presents yan? Ito. Kukunin ko yung link. Sana kita niyo, no? Kukunin ko yung link. Tapos, ito yung comment speaker. Ipipaste ko dito yung link ng video. Tapos, filter duplicate users. So, kung halimbawa tatlo yung comments, no? Using one account, mapifilter siya, isa lang yung makakount. Tapos, get comments. Ayan. So, 72 yung comments na count. Ayan o. Sana kita nyo. Kita nyo, hindi. Magbasa muna tayo ng comment. Dito na may ano na gano'n. Sis, Teya, nakabunot na ako ng dalawa dun sa raffle namin sa Iron Temptation. So, ito na yung mga sumali sa birthday raffle ko kahapon. May tatanong pala ako, sino dito yung gusto na mag ano tayo ngayon? Pagkatapos nitong mga palaro and all, sino yung mga gusto pang mag-stay? Magtuturo sana ako ng ang tawag dito. About sa sizing, yung gauge. Paano mag-adjust ng gauge? Sino dito? May interested ba? Kasi plano ko rin yun, kaya lang kasi sobrang busy. Hindi ako makapag-schedule ng live. Laging busy. Sino dito yung interested? Ayan, meron. So, yung mga gusto pa, mamaya, mag-schedule tayo pagkatapos nitong mga raffle-raffle chikahan and palaro. Ayan, marami. So, ayan, sige, samantalahin ko na. Na-live na ako ngayon kasi minsanan lang ako makapag hirap ako sa cage. Ayun, sige, madami kayo. Wala pa naman akong gamit. Kukulin ko pa dyan sa table ko. Ayan, sino pa? Ayan. Sayang hindi ako nakapag-invite kasi actually ngayon ko lang yan naisip. Ngayon ko lang naisip na bakit hindi kaya ako mag-lesson na ngayon kasi total live na rin naman ako. So, hindi pa ako nakapag-invite. Kayo lang na-invite ako nandito sa live. Ano po pala yung gauge? Hindi ko masabi yung meaning pero ano siya, yung explanation ko ganito. Parang malalaman mo kung ilang stitch or ilang rows meron sa ganitong sukat. Ganon. So, parang hindi ka na mahihirapan na mag-increase or decrease. Ganon. O siya mamaya na yung lesson, eme. Pero hindi ako expert ha. Wala naman ako, hindi ako pro dito. Kumbaga parang isi-share ko lang kung ano yung nalalaman ko kasi meron ako mga techniques na pag nag-aaral ako mag-isa, nadi-discover ko na parang hindi ko naman siya talaga pinag-aralan or napanood or nalaman somewhere. Parang naano ko lang din, natutunan ko lang din sa pag-aaral ko sa sarili ko. Ako matagal ko ng request. Oo nga, may mga nagre-request nga din sa akin talaga. Kaya lang nga, walang time. Kasi sobrang busy. Yan. Bunutin na natin. Yung mapapanalunan pala nito, half kilo ng Indofin Garden.
isa-set, dun yung winner, sa-send ko na lang yung mga available colors namin, tapos kayo na pumili. Kasi yung last time, ako na yung pumili, pinakunay, parang hindi ako ma-hassle. Eh, pero ngayon, kasi wala pa ako masyadong naka-ready na naka-wine. So, ayun pa siya. Kita nyo, mga cones pa. Kayo na pumili ng kulay, tapos, i-wine ko na lang. Medyo busy pa ako na makapag-wine. So, ito na, pipindutin ko na. Ayan. Sino na mga nag-aabang dyan? Ito ha. Ayan na, start ko na. Ay, hindi kita. Ayan. Nandito ba to? Ang comment niya, thank you for sharing, sis. Hindi na ako mahirapan magtahi. Ang name niya is Russell Vicente. So, andito ka ba, sis? Sis ba to? Or ano? Russell kasi, di ko... Diba, iba yung Russell? Diba, ayan, no? Pwede kasi spelling R-U-C-E-L. Russell or Russell? R-U-C-E-L. Yung spelling. Ito siya. Wait lang. Hindi kita eh. Nandito ka ba, sis? Bilangan na natin. Gaano katagal? Mga isang oras. Sulit na sulit yung live. Bilangan na ba natin? Bakit ganun? Parang walang nagko-comment. Wait, magpapalit ang internet natin. Parang walang nag-aano. Oh, 1 minute daw. 8:29. O, sige, pag 8:30, wala pa. 5 seconds. Grabe. 5 seconds. Hala, ano na lang, hanggang 20. Kasi kanina pa naman siya nag-verify. Ha? 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wala talaga siya. O, sige, bubunot na ako bago, ha. Ilan daw yung mananalo? Isa lang po yung mananalo. Isa lang po yung mananalo dito sa raffle na to. Pero, meron pa tayong palaro. Wala siya. Oh my God, sayang naman. Magdadagdag ka ba ng ano? Isang set na ito. Saan? Nagulat ko na yung consolation. Ah, basta ilagagdag na lang natin doon. Sino doon? Eh, dalawa na yung nagulat ko. Ako ko lang. Dito sa Yarn Temptation. Ah, sige, sige. Magdadagdag daw yung ano ko. This is partner ko ng isang set ng hook. Dito sa Yarn Temptations na raffle. O, eto na yung ano. Teka, baka nag-comment. 1 minute na. Eto na. Ala, nawala. Ayan. Pick another winner. Ito, oh. Pick another winner. Ayan na, namimili na. Ayan na, meron na. Ang sabi niya dito, hindi ko po alam na pwede pala itusok yung hook sa zipper. I'll do this sa bags po. Thank you. Nireplyan ko to. Ang sabi ko dito, depende sa zipper kasi... Dun sa video ko, parang nag-crochet ako dun sa mismo zipper. Depende, kapag malambot lang yung zipper, saka manipis, pwede mo siyang tutukan. Pero pag matigas, mahirap. So, ito na yung pangalan. Ang hirap na i-pronounce. Licorice radiata. Ang spelling nung name niya, L-Y-C-O-R-I-S. Tapos yung surname niya, Radiata. R-A-D-I-A-T-A. Licorice radiata. Radiata. Sa ganun. Ito. O, bibilangan na ba natin? Andito ka ba, sis? Licorice? Baka hindi ito yung tunay niyang name. Feeling ko lang. Baka binaligtad rin natin ba sa akin. Here, ay, hindi. Bilangan na ba? Okay. Bilangan na natin 20 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, another 10 pa. 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. Wala, wala sila. Bakit hindi sila nanonood ng live? Nilagay ko talaga dyan sa ano. Nilagay ko talaga sa mechanics na pag napunod kayo, tapos wala kayo sa live. Pipili ulit kasi nilagay ko talaga para hindi sila magreklamo if ever na mapunod. Sayang naman. Ito, hindi, ang hirap eh. Ang hirap ipakita eh. Try kong babaan. Ay, lalo hindi nakita. Ayan, oh, pick na tayo ulit. Pick another winner. Ayan. Ayan na, nagpipick na. Ayan na po. Okay, ay parang nandito siya. Hindi ako sure ha, pero parang nabasa ko yung pangalan nito. Or baka natandaan lang ng utak ko. Ang sabi niya sa comment, thank you for sharing po, sis. Sino kaya ito nag-comment ng ganito? Puro ganito yung mga comment. Happy birthday, saka thank you for sharing. Pangalan niya ay nagsisimula sa letter S. Parang nandito siya, feeling ko ha. Ay, hindi, parang wala. Sharalyn Gogolin. Gogolin. Sharalyn Gogolin. Nandito ka ba, sis Sharalyn? Nakulo. Ginaganahan yung mga nandito kasi puro wala dito yung mga napupunot. Na-exit mo lang tapos balik ka. Ginaganahan na ba kayo kasi nakakailan na tayo? Hindi, puro wala yung sinasabi ko. Buti na lang nilagay ko talaga sa mechanics na pag wala dito sa night is bumunot ng bago. Kasi gaya, magbibilang na ako. Yeah, baka may inis akin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sorry! Ayan, nilagay ko talaga sa mechanics na pag wala dito, pili akong bago para naman sipagin kayong nanood or para naman hindi unfair dito sa mga nag-i-stay sa live, no? O, pipik na kang bago, ha? Wait lang. Baka mag- Go to your room. Go to your room. Okay. Bye, working. I'm working. Ikaw. Karamin mo muna ng tablet. Ayan, nagising yung jacket ko. Ayan, ayan. Ito na, magpipik na ako. Ayan, magpipik na. Sana medyo kita nyo kahit pa paano. Ayan, meron na. Naku, mukhang wala rin to. Ito yung comment niya. Happy birthday, Miss Edna. Thank you for sharing your knowledge po. More pink power to you. Natawa ko sa more pink. Oh, name niya is Riz. Riz Difra. Riz. R. I-Z. Oh, no. Alam, may napindot ako. Ayan. Okay na. Riz Zifra. Andito ka, sis. Ayun! Nandito siya! Congrats! Tawa ka. Tawa ka, sir. Ayan. Oh, huwag kayo mawala ng pag-asa. Magpapalaro pa tayo ito. Walaan yun. Walaan yun. Nasa ano nito. Nasa loob. Pero pupunot muna tayo sa raffle namin sa Yarn Temptations, no? Maya-maya na yung ating palaro. Congrats, sis. Sifra. Riz. Sifra. Yan. I-message mo na lang ako sa Facebook ko, sis. Tapos, pumili ka ng colors na gusto mo. Sasend ko sa mga available colors namin. Ayun siya, ang gaganda ng colors namin. Yan. Kaya lang, marami nang sold out kasi naiwan yung mga ano. Ay, nauna yung mga sobrang gaganda. Tapos, ito yung span poly namin. Malapit nang mapanis yan.
isang buwan na, simula nung binili namin, di pa rin namin napapos kasi sobrang busy. Hindi ko nawawind. Yan. Gusto ko kasi sana i-wind ko muna lahat bago ko i-post. Para ano, alam mo yun, pagka may bumili, hindi ako ma-hassle. Yung parang pag may bumili, saka pa lang mag-wind. Masakit sa braso. Wala nang yellow gold, sis Anne. Ayun na lang. Ang tawag dito? Neon orange. Bright orange. Ano kulay isa natin? Yung parang yellow. Yellow orange. Ayun na lang. At ayan. Pero madami pang magagandang kulay. Wait lang. Kasi ayan. Hindi pala kita lahat. Ayan. Nanalo na at mananalo pa lang. Ayan, bunot na tayo dun sa magkano nga yung ano natin? Pag-holding, ano yung pag-holding presyo? Isa lang ko sa'yo. Andali, ano na ko pa. Nakalimutan ko yung presyo ng paninda ng nandito yung sinig ko yun. Ito, ito yung mga bagong price namin. Dati kasi, yung introductory price namin is 380 per kilo sa Indofil. Tapos, dapat nung December pa natapos yun eh, dapat nagtaas na kami. Sobrang laki ng tinaas namin piso. Piso lang yung tinaas namin per 100 grams. Yan. Ayaw naman namin magmahal ng bobong-bongga. So, yan. Yung new price namin ay 390 per kilo sa Shopee. 420. Mas mataas talaga sa Shopee kasi may kaltas ang Shopee. Pero, mas mura naman kayo sa shipping fee sa Shopee. Sobrang laki ng difference talaga kapag ka-Shopee sa kapag regular transaction. Tapos, sa span poly namin, ayan. Ito yung span poly namin. 8 play siya, ticket 50. Pero merong ibang nahalo dyan na ticket 35 na gagawin namin 4 play ba? 4 play, yan. Merong mga ibang nahalo eh. 410 ang per kilo namin and then 450 kapag sa Shopee. Mag-aano muna ako, ang babasa muna ako ng phone. Reese Zebra, thank you dahil dyan ikakain po kita ng baked scab. Uy, penge, padala ka dito San Pedro. Ang gaganda ng colors. Dali ka Marcolita, sumugod ka na dito. Kapitbahay ko lang to eh. Light violet seeds sa soft into, meron kasi. Ano lang? Oo, meron. Purple, no? Pero manipis yung pagka-into niya, kaya ginawa namin 8-ply instead of 4-ply. Ginawa namin 8-ply kasi nga medyo manipis siya. Pero soft pa rin siya. Althea, baby, made pastel colors. Sa ano, wala masyado sis sa Span Poly. Ang nakuha namin is, tingnan nyo, actually magaganda naman, kaya lang, wala masyadong pastel colors, pero mga nude colors, mga beige, earth colors, ganun magaganda. Face reveal sa ka-business partner. Magkamukha kami. Mukha kaming mag-ano. Mukha kaming magkapatid. Marami nagsabi mukha kami magkapatid. Pero ang kapatid niya talaga yung ano asawa ko. Okay, na ikaw muna. Ito yung partner ko. Hi, guys. Please subscribe. Subscribe. I know. Yan, thank you talaga sa support niyo. Kamukha ba kami? Kamukha ba kami? Lugi siya, no? Kamukha ba ako? Yeah. Let's meet up na lang. Hi, Shirley! San po si Ate na kulabas ka na? Sabi mo kami ito. Oo, siya yung kamit up ko. So, minsan na ako lumalabas. Hindi ako kilala talaga. May work kasi siya. Yeah, I'm busy. May work siya. Tap, kaya ako yung madalas mo nakikita na nagpo-post. Kasi ako tambay. Yeah. Magkumukha daw tayo, kaya ka. Yeah. Kumukha ko nga yung anak niya. Ako talaga siya yung nanay. Pretty lady. Okay. Upanan mo niya natin. Sige, magdadagdag pa ako. Sa lahat ng nagsabi so, sa mga nagsabi ng maganda, meron kayo. Nakakainis yung ring light.
kulay pink talaga yung buhok ko. Dahil sa ring light, like, kulay yellow. Pero pink talaga yun. Makakainis. Yung mm-hmm. arte yun. So, magtatago ulit ako, guys. Hi po. Singkit ka din daw. Dahil singkit din ako eh. Shut up. Kainis kanina pa po. Oh, Rosette Vicente. Sayang. Ikaw pa naman. Siya ba yung pinakaunang naman? Mm-hmm. Siya pa naman yung pinakaunang naman. Nabuhunot. Sayang si... Oh my God. Sayang. Dapat si loudspeak po para kung narinig mo yung pangalan mo, takbo ka pa palapit sa ano. Sayang. Next time, magpaparapol ulit ako. Yan. Tulip naman pag na-monetize na ako. Promise yan. Pag na-monetize. Kamukha ka daw. Asa na yun? Sabi ni Danica, magkamukha sila ng asawa mo. Siyempre, magkapasit kasi sila. Uy, wala pa. Ito nga, bubunot na ako. Ang daming, ano, daming hanash. Sayang, sis. Oo nga, sayang. Sayang talaga, sis Rosel. Ang, pero ang haba nung talugot ka, no? Bago ko nag-count, tumika pa akong madami. Bago ko talaga nagbilang. Sayang! Naku, dapat yung paghuhugas na yan, eh. Pinagpapabukas na yung paghuhugas. Dadyo ko lang. Ayun, nabubunot na tayo. Ay, ito ba yun? Bunot na tayo sa... Amo nang bunot natin. Ayun. Nagdagdag pala yung sinika, yung nag-name ka na ngayon, hindi nag-subscribe na sa window. Nag-add sinika ng isang set ng hook dun sa Yarn Temptations Raffle. So, ito. At ayan yung bubunutin ko ngayon, ha. Wait lang, ito. Hook. Sulat ko. Sis, dito ka din ba sa Pasitain? Pasitain. Chrysanthemum Village. Marami nang pumupunta dito sa bahay kanina nga, dalawa yung nag-pick up eh. Ganyan sila. Dalawa yung nag-pick up kanina dito sa bahay. Kaya lang minsan, kung malapit lang kayo sa akin, kailangan i-order nyo na. Pero pagdating dito, pick up na lang. Kasi, winawind ko pa. Wala akong naka-reading na naka-wind. Pati minsan, pag busy ako, parang hindi ako makapag-entertain masyado ng ano, ng customer. Pero pag halimbawa, free naman yung oras ko, wala dito yung anak ko. Minsan kasi wala dito eh. Kinukuha, ay, minirap na. Balik na tayo. May ano, wala dito yung anak ko yun. Pwede kayong pumunta dito, tapos chika-chika tayo. Basta bibili kayo. Pag wala, pag di bibili, walang chika. Napakasama. O, eto na. Langgam lang ako. Ay, meron nga pala kaming ano, no? May GC kami mga taga-Laguna. May order pa po ako. May order pa si Sherry. Ah, ay, minalaglag na naman. Wait lang, balik natin. Ayan, oh. Ito, ah, isang hook set to. Anong pakita natin? Basta may binibenta namin na worth 160 na hook. Ilang pieces nga yun, Nika? 8. Yan. Pumili na lang kayo ng kulay. Pero yung isa lang papakita namin. Pero gusto na nanalo, kayo bahala po. Adit kasi yung working area namin. Ayan. Ganitay siya. 8 pieces siya. Ito yung mapapanalo ninyo. Nauubo ko. Yan. Ay, ito yung papanalo na ng magbubunot ninyo. Green. Green. Green din talaga. Oo. Danica Marconita, hala ate, sembrin ko na gusto ko tumambay sa inyo. Sige, sakto, maraming hugasin sa kalabahin. Danica. Different sizes, sis. Oo, syempre naman, different sizes siya. From 2.5 hanggang 6 yata. Ito na. Rayan. Wala ko din. Shopee to. Sa Shopee din. Kami na lang ko contact. Sayang, wala dito. Dapat lang nandito na lang yung telephone, no? Hindi natin naisip, kaya lang nabunot na. Ito, Rayan. Lilis ako na ako kung wala naman dito eh. Kasi ito bago, nadagdag lang naman. Ito na.
Ah, ito na naman yung Young Temptations din to. Trend winner. Biling ako mapugas ng plato, ate. Seldo ko yan. Paano pag ano, maraming entry? Halimbawa si Kay. Diba nanalo na siya? Pag nanalo siya ulit, kanya ulit. Oo, oh, sabagay. Kasi ano eh. Entry nila yun. Oo, oh, entry nila yun. So yun, kapag nabunot ka na, pwede ka pa rin mabunot. Basta marami kang entry. Naku, maraming entry to si Kay kasi nag-hurt ka sa atin, diba, no? Daming order to lagi. Pero meron eh, yung 200 pesos nga, isang entry na. Eh, paano kung halimbawa yung order ni si Kay? 1,000, eh, di naman na yung entry niya. Serte mo, pag nabunot ka ulit, si Kay, papaharapan niya ulit. Ito na, yung ating grand winner. Ang mapapanalunan nito ay isang set din ng hook, bamboo hook. 1 kilong indofilly yarn, 10 cakes na 100 grams, and marami pang iba, mga keyring, jump ring, ang ganun-ganun, needles, stitch marker, ano ba ba? Basta yun, yung binanggit ko kanina, hindi ko ka basabi. Ito na, shani-shani. Mary Ann Manansala. Shopee din. Ano? Sa Facebook din yata itong murder sa amin. Mary Ann Manansala. Nandito kaya siya? Tatlo empty ata yan. Nandito kaya siya? Wala, no? Kasi hindi naman namin kinontak lahat yung mga bumili sa amin na para. Nag-post na kami sa page, pero syempre hindi naman yung makikita lahat ng lahat ng nag-purchase sa amin yung mga nag-purchase. So, okay, tapos na tayo sa Yarn Temptations Raffle. Ang natitira na lang ay yung ating palaro. Ito yung ating palaro. Ganito sis ang mga ganito ang gagawin natin, no? Kung sino yung mga nandito sa screen ko, katulad nung last time, yun yung mananalo. Kung sa screen nyo, kayo unang nakahula, pero sa screen ko, may ibang nauna sa inyo, susundin natin yung screen ko, no? Yan. Mag-start na tayo ng games. Magbabasa lang muna ako ng comments. No. Grabe, bigatin yung mga friends. Uy, hindi ah. Kung nanonood kayo ng live ni sis Cynthia, mas bigatin yung prizes na namimigay siya ng tulip. Saka si ano ba pangalan nun? Si Madam Charot? Ano nga ba pangalan ni Madam Charot? Nakalimutan ko. Abigail. Yan si Madam Abigail. Yan. Bigatin yung mga pag-giveaway nun. Excited ako sa spend policy. Sige, i-bawind ko na. Bagong yarn ipapromise sa channel. Ayun si Abigail. Ito na. Turo ko nga ako. Anong ikukulo dito? di ko alam ko anong ikukulo dito eh. Pero, ready na ba kayo? Comment mo na kayo kung ready na. Sino yung mga nandito? Sino na? Ready na ba kayo sa ating palaro? Isa lang to ha. Alam ko mabibitin kayo kaya medyo inano ko na. Medyo. Anong premyo? Kalahating kilong indo. O kalahating kilong indo to. Yung isang kilo kasi yung papamigay ko. Eh, yung kalahating kilo dun sa Shopee pala siya. Pinag Marian. Ah, Shopee. Kontakin na lang natin. Ayan, game na daw. First clue, syempre, hindi to kulay pink. Ah, inunahan ko na kayo. Crochet related to. Ano pa ba? Okay na ba yung sa first clue? Okay na ba yung sa first clue? Wala mo. Hindi kasi baka masyadong bulang. Napaka general. Pwede na kayo mga hula. Ba nag-iisip ako ng second clue. Eto siya. Oh. Malaki yung kahon. Pero hindi nyo alam kung malaki yung kahon. Yan. Comment na kayo. Damihan nyo na.
pag ganito, alam mo, unang hinuhulaan is stitch marker. Di ba alam mo bakit? Bakit mahirap? Stitch marker, hooks, mali. Plus, hindi. Tape measure, hindi. Plastic ring, key ring, gunting, scissors, hindi ba, kitchen tissue, hook, hook, ruler, hindi po, gunting, hook, hook, yarn winder. Yarn winder, hindi naman ka siya dito, sis. Velcro tape, hindi rin po. Dapat, ano ha, specific, sa bagay, isa lang naman ang tawag dito, wala naman itong tawag na mahirap. So, yun. Sticker, hindi rin po. Crochet necklace, hindi rin. Medyo mahirap nga siya eh. Teka. Ganito siya kalaki. Ganito ba siya kalaki? Ganito. Parang ganito siya kalaki. Or medyo ganito. Or ganyan. Ganito. Yan. Ganito siya kalaki. May clue na po ba? Meron na crochet related siya tapos ganito siya kalaki. Siyempre ginagamit sa, natin sa crochet. Row counter, hindi, plastic ring, buttons, keychain ring, measuring tape, steel ruler, hindi po. Ami, hindi po. Zipper, stregato, hindi. Leather base, hindi. Fabric glue, hindi. Ergonomic hook, hindi po. Crochet hook, hindi po. Dermatograph. Ano yung dermatograph? Mahirap. Hindi ayun kasi hindi ko yun alam eh. Symbol, hindi rin po. Ano bang sunod na pang-drawing sa tela. Pang-drawing sa tela. Hindi yun. Hindi po. Notepad, hindi rin po. Ito, hindi ako sure kung mayroon nabibili nito sa Pilipinas. Pero, alam naman natin to. Hindi, meron. Bihira. May nagtitinda nito pala, bihira lang. Tapos, bihira lang din yung gumagamit nito. Bihira lang din yung gumagamit nito. Ano po ba? Gusto ko kasi pag nagbigay ako ng gulo. Lumalaban, may bala yun. Ha? Lumalaban, may bala yun. Oh, may bala to, may bala. Dali, baka meron ng nakaano, baka meron ng matahula. Ang bilis ng comment. Wait lang, wait lang. May bala to, wait lang. Paper, yan, pabig. Tingnan mo nga din po kung name tag, hindi, mascara, hindi, direct button, name tag, bra pads, hindi, pompo maker, hindi. Pero naisip ko na yung pompo maker kanina. Wala lang akong ganun. Tagatastas, hindi po. Knitting machine, hindi. Bang buhok, hindi. Stamper, hindi. Shin reaper, hindi. Knitting machine! Ang laki! And then, meron naman knitting machine na ganito kundi ito. Pwede rin, pwede rin. Baril. Hindi, grabe, baril daw. Glue gun, hindi po. Ano pa yan? Ang hirap kasi ng ano. Hindi ko rin alam, may kukulo ko. Ito. Kung matagal na kayong nagpa-follow sa akin, dati, bago pa ako maging yarn seller, nagbenta ako ng... Kasi ito, padala ng ate ko ito sa akin. Alo, alam nyo na. Binenta ko to dati. Nagbenta ako ng ganito. Kasi ang dami kong ganito eh. Packaging sealer, hindi po. Tucker, embroidery. Nahati sa dalawa. Ano na? Nahati sa dalawa. Nahati ba yung sa dalawa? Ayun, nahati sa dalawa. Parang ganito siya, ayan. May ganun. Gaganto siya. Tapos iikotin, no? Ayan, naiikot. Promise, ginagamit talaga to sa ano, pagkukrochet. Baka sabihin nyo, niloloko kayo. Ginagamit talaga ito sa pagkukrochet. Yan. Shushalin to. Pag may ganito ka, shushal ka. Kunti, meron na ako. Ayan. Nagsisinga ako kasi ang dami kong ganito dati. Tapos, parang hindi ko naman siya type gamitin. Kasi dati, wala pa akong pakialam. Hindi pa ako nagko-collect ng hooks. Hindi pa ako nagko-collect ng mga crochet tools. Crochet materials. Wala pa akong pake. Basta may hook at yarns ako, okay na yon. Ngayon lang kasi ko nagkaroon ng parang pakialam sa mga ganyan-ganyan. So, binenta ko lahat. Tapos, may ibang pinamigay ako. Ayun na lang. Yun natitira. Hinaroon ko lang yun sa kanya kasi binigay ko sa kanya pero wala na natira sa akin. Ah, hindi. Kailangan na specific. Specific now. So, hindi. Mali. Hook case. Mali. Malaking stapler. May malaking stapler.
Yarn holder, hindi rin po rented compass, handle, yarn holder. Oh my God! Meron nang nanalo! Ay, hindi, nauna siya. Oo, sa para nauna. Ano ba yan? Sa para nauna. Sino nauna? Yan sa kanil. Ano ba yan? Oy, guys, meron na. Ito siya, papakita ko sa inyo. Wait lang, kukuha ko ng metal. Ano? Alam mo ba kung saan nalagay? Ano metal? Ay, ano? Okay. Doon sa may, ano? Nalagyan mo? Ang tawag dyan? Paper shredder ko. Meron na! Wait lang! Ang nanalo ay si... Ang humbilis nyo. Meron na. Asan na ba yung comment niya na wala? Hook handle. Kasi nag-comment kanina ng handle eh, pero kailangan specific. So, hook handle. Sino yung nauna? Yarns and pins. Ano ba yan, sis? Kayo humakot ka ngayong gabi, ha? Nakakainis ka na. Ito, papakita ko sa inyo. Yan, ito siya. Sabi ko na ito sa mga nakaka-close ko. Yan, alam nila yan kung ano yung mga dati ko. Dapat ito. Aray ko, baka matira yung kuko. Yung iba, na gusto pang mag-stay, magtuturo ako, no? Para sa gauge natin. Yung mga gusto pang mag-stay, magtuturo ako ng aking taon-taon na lang. Ayan siya. Padala ito ng ate ko. Ang brand nito ay... Charot lang, nakalimutan ko pala. Ito siya. Ang ganda niya, oh. Yan. May bala siya. Ito yung bala niya. So, ganito siya ginagamit. Ano ba yan? Gagawan ko to ng video eh. Kung paano gamitin. Yung nauna na. Sarap ako. Ito. Kapag ganito lang yung hook mo, wala kang handle. Pwede mo siyang lagyan nito. Yan. Ito yung bala niya. Depende kung gano'ng kakapal yung... Kung gano'ng kalaki or kaliit yung... hook mo. Ilalagay mo dito ba? Nakalimutan ko na. Yan. Hanap tayo ng maliit. Mata. Maliit yung butas. Yan. Lalagay natin dyan. Tapos, lulusot natin dito sa may handle. Actually, sobrang sarap nitong ano, hawakan. Hindi talaga makangalay yung kamay mo. Kaya lang kasi, kapag knife grip ka, hindi ka sanay. Ay, pag pencil grip ka, hindi ka masyadong sanay. Pag sa knife daw, maganda. Yan. Ilalagay natin dito. Etong maliit na to, parang stopper para hindi gumanon yung hook mo pagka nagko-crochet ka na. So, ganyan siya. Ano ba ito? Ayun mo sa pangakalit. Ay, meron palang laman sa loob. Teka, tignan din. Ito, ganyan sa pan. Meron palang bala sa loob. Ayan. Ganito siya. Ganyan siya. Ganyan! O, tapos ka-crochet ka na. Masyado siyang malaki pagka pencil grip, pero pag knife grip. Yan. Ang sarap niyang gamitin, no? Sakto sa kamay mo. Mm-hmm. Oh. Kapag naman malaki yung hook mo, papalitan mo lang siya ng bala. Yan, ito siya. Oh. Ito yung mga bala niya. Madami, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganun! Oh, siya din. Ayan. Sis Kay, ha? Nakakainis ka na, Sis Kay. Naku, si Dani kayo sumunod na ano, no? Sayan. Hey, Ray. Blue-green ba kulay? Ayan, tapos na pa mga sis. May nakahula na. Magbasa lang tayo ng comments. Galing naman ni Sis Kay. Oo nga, kotang-kota. Nakakainis. Ayun, bo. Ano ba yung... Boy o boy? Hindi ko kasi ako kung ano dyan. Familiar kasi padala lang sa akin. Oo, tama kasi si Kay. Nahuli screen ko. Pero, congrats. Hala, nabanggit ko din yung hook handle. Pero sis Danica sa screen ko nauna si sis Kay. Magkasunod lang kayo. Ryan. Pero ayun talaga yung susundin natin kung ano yung nasa screen ko. Sa screen ko talaga si Sis Kay nauna. No? Tingnan natin. Ang comment ni Sis Kay ay? Una handle lang. Una handle lang. Tapos, hindi namin yung pinansin kasi dapat specific. So, inano namin,
Sumunod, nag-comment ulit siya. Asa na yung comment niya? Wala. Hindi to lang ba yun? Wala eh. Layo na kasi. Wait lang ha. Mag-handle. Ito, handle lang muna. Tapos, sumunod na nag-comment si Romy. Ang sabi niya, ang hirap naman si... Sumunod, Edeline Jaruyan. Sabi niya, yarn holder. Tapos, sumunod, yarns and fame. Sabi niya, hook handle. Ayun na, tama na siya. And then, meron pang 1, 2, 3, 4, apat na nag-comment bago ikaw, si Danica, bago mo kinoment yung hook handle. Meron na apat na pagitan pa na comment. Hello! Sis Kay. Grabe ka, Sis Kay. Kailangan din dito naman. Oo. Oh, ikaka-hard lang nito sa akin eh. Yung muna sa TikTok niya. May follow niyo pala ako sa TikTok. Handmade Crochet by Edna. That's so nice. Meron pala niya yung galing. Oo nga eh. Isa na lang itong natitira. Itong binigay ko sa sister-in-law ko yung business partner ko. Pero ako, wala akong tinira sa sarili ko kasi wala akong pakailam. Sayang, no? Pero sabi ko sa ate ko, pag meron, padalahan niya ako ulit. Yan. Ang ganda. Ay, meron dito si ano? Wait lang. Nasa dulo ng utak ko. Ganchilio Guru? Ay, hindi. Sis Kay, alam mo ba kung saan nakakabili nito? Dito sa Pilipinas. Alam mo, Sis Kay, alam niya eh. Dati kasi, nung nagpadala ate ko nito, nag-search talaga ako, wala akong mahanap kasi gusto ko lang malaman kung magkano yung presyo nito sa Pilipinas. Pero, ang mahal nito, binenta ko lang siya ng 500, ganun. Basta, 500 ko lang yata nabenta ang isa. Pero, alam ko, mahal to. Alin ba mas maganda gamitin yung hook? Ay, yung may hook handle o tulip hook? Siyempre, tulip. Okay yung tinanong nyo. Eto, depende yan sa gumagamit. Depende yan sa gumagamit. Merong ano, sanay talaga sa walang handle. Wala niyan sa Pinas ata. O, nga, wala nga nito sa Pinas. So, pag pinadala na ako ng ate ko ulit ng ganito, magbibenta ulit ako. Ay! Nalag-nalag. Ano yun? Ay, parang nakita ko nga. Ayun sa Ganchilio Guru po ata at Edna. Parang nakita ko po yan eh. Hindi ko matandaan ko anong page. Oh, parang meron nga ako nakita niya. Or parang may nagsabi sa akin, hindi ko na matandaan. Ayan, congrats! Congrats! Ito yung mga nanalo ha. Sa consolation prize, sa Yarn Temptations, Romeo and Sis K. Estefanio. Tapos, yun sa hook naman, isang set ng hook. Sa Yarn Temptations din to, Rayan yung name. Tapos sa Shopee din yata ito eh. Tapos itong grand winner is Mary Ann Manansala. Yan. Sila yung mga nanalo sa Yarn Temptations. And then, sa birthday raffle ko, ano nga pa pangalan? Hindi ko kasi nilista, nandito kasi siya yung nakalimutan ko pangalan. Sis, comment ka nga, nandito ka pa ba? Kalimutan ko pangalan ng nandito. Eta? Yun. Ha, eta? Dito ka sa kanya ko na lang. Doon ang nga yung nanalo kanina. Ayun, Riz Cifra. Yun, siya yung nanalo sa birthday raffle. And then, sa palaro natin, dapat Sis Kay, di ka na tumasali, mga ganito eh. Lugi sa'yo eh. Lugi eh. Meron pa lang din. Congrats. So ngayon, ano namang gagawin natin? Uuwi na ako. Uuwi ka na. Bye guys! Uwi na ako. Uwi na daw siya. Salamat po. Pero taga dyan lang din siya. Kaya pasok lang ako tomorrow. Congrats sa winners! Thank you po sa pag-support sa amin. Bye! Ingat! Thank you. Binigyan niya ako ng speaker. Yeah. Bye! Mahilig kami magbigayan. Ayan. Mga sis, ako rin, Sis Robby, hindi ko rin alam to. Pinadalan lang ako ng ate ko. Alam mo ba, nung pagka-receive ko nito, edi ang dami. Ano to? Akala ko, ito yung pinanggaganan sa... Bawa, ito yung fabric. Yung pinanggaganan, ibuburda. Akala ko ganun. Ah, ganun kasi hindi ko din alam. Yan.
Yummy Crafts, help po. Kakahiram ko lang ng server si Abby. Salamat sa mga nanood. Salamat sa mga nag-join. So, iwan na lang yung mga gusto pang magpuyat. Charot. Next. Hanggang ano lang tayo, ha, mga 10. Gawa nung Junapes ko. Papatulogin ko pa. So, yung, magtuturo lang ako ng kaunti lang naman. Sa gauge lang naman. Sa sizing. Paano mag... mga ganun-ganun. Guys, hindi ako magaling sa mga terminologies, ha? Yung parang... hindi ako magaling magturo na parang masasabihin ko yung exact term ng ganito. Kasi hindi ko talaga alam. Sa totoo lang, hindi ko din alam. Parang tuturo ko lang yung natutunan ko sa sarili ko. Sis Yummy Craft, tapos na po ang ating raffle at ang ating palaro. Ay, nakalimutan ko nila. Teka, sa akin muna. So, hiniram ko lang sa akin. Sis Yummy Craft, tapos na po pero pwede pa rin po kayo mag-stay. Magtuturo po. Dali, sinisunok ako. Wait lang ako, kuha lang ako ng gamit ko. Lalagay ko dito sa aking table. Kukuha ko ng hook and mga kailangan. Mag-ready na rin po kayo, guys. Kung ano lang available nyo na hook at yan, kahit hindi tayo magkaparehas. Basta yun. Basic lang itong tuturo ko para lang sa sizing. Hindi kayo mahihirapan. Kasi marami din nagtatanong sa akin eh. Tapos, naisipan ko naman siya nagawan ng video. Kaya lang, ang hirap mag-explain. So, pag ganitong live, pwede ko kayong makausap na pag meron kayong hindi maintindihan, i-comment nyo lang. Bye-bye ate. Tapusin ko na requirements ko. Happy New Year. Bye! Guys and teens, bagay yan kay Boy Geek. Cooks lang. Bitin pagsusundit ko. Ay, hindi. Meron akong generic cooks na yung iba't ibang kulay, ano, okay? Bagay siya. Dali kukunin ko, ha? Kukuha lang ako ng mga kagamitan ko. Lalagay ko dito. Pipitin ko muna itong mga gamit. Wait lang. Tawan ko muna itong akin. Kukuha lang ako ng gamit. Kumuha lang ako ng yarn saka ng Guys, rinig niyo ba ako kahit hindi ako naka-headset? Nainitan kasi yung tenga ko eh. Kaso lang baka pag malayong mic din niyo marinig. Sige na nga. Ay, nakita ba sa camera yung dalawang bata? Kasaway talaga yun. Hi, ate! Ay, yung ate ko. Kini-kini. Tapos na ate yung ano, yung paraffol. Tapos, mura lang pala yun, 385 pesos. Pero nag-search ako sa ano. Kay Ganchino Guru daw meron, 385 pesos. Wait lang nga yung anak ko kasi. Wait lang nga. Thank you.
Ayan. Sorry ah. Ayan. Ang kulit kasi yung batang batuta. Ang kulit yung bata batuta. Ayan. Tapos na yung birthday giveaway, pati yung giveaway sa Yard Temptations. Tapos na. Nakakapagpa-games na rin kami. Sayang na hindi ka. Ano pa naman sana. Hihingi pa ako sa ipapapremyo. Para nadagdagan. Medyo pitin yata yung viewers sa palaro eh. Kaso nag-alisan na, konti na lang yung viewers. Yung mga natira na lang is yung mga natuto. Kinukuha na ni Happy tapos na doon pala. Sayang naman. So, ayun guys. Magsa-search lang ako. Para naman meron akong may nasang masasabi. Ayun, tama ako ng explanation kanina. Ang nakalagay kasi dito. Rinig ba ako? Parang nawala. Nawala. Wala akong internet. Parang nawala ako. Okay pa ba sis? Rinig pa ba ako? Nawala sa akin eh. Ayan, ayan. Nawala ako. Sa screen. Ayan. Ready na ba kayo? May yarn and hook na ba kayo? Ito yung gagamitin ko para makapal. Challenge. Studio Classic. Okay, Nico. Padala ito ng ate ko sa akin. Ported yun siya. Ang sabi niya mo. Ayan. Tapos, ang kailangan niya lang is, syempre, yarn at hook lang naman. Saka tape measure. Tapos, gunting. Pero parang hindi naman natin kailangan ng gunting. Anong name ng shop niya sa Shopee? Yarn Temptations yung pangalan ng shop. Pero hindi siya lumalabas kapag ka-sinerch. Kasi yung username dapat yung search. Nicole Adrian. Ganito yung spelling. Nicole 25. Anis. Ito yung Shopee name namin. Ayan. Ang dami mo na namang. Hindi, matagal na to. Two years na nga yata to eh. Or, basta mga sobrang tagal na nito. Hindi ko nga kasi nagagamit yung mga papadala ng ate ko sa akin. Ayan. Start na tayo, no? Ang crochet gauge daw ay gauge means the number of stitches per inch and rows, number of stitches per inch and rows per inch that result from a specified yarn work of a specified size hook. So, ang ibig sabihin daw is, pag ako kasi, ang ginagawa ko, gumagawa muna ako ng square. And then, usually, 2x2. Kapag bagong hook size and bagong yarn yung gamit ko, inaalam ko muna yung gauge. Gumagawa ako ng 2x2 or mas malaki ito ka. Ano bang size nito? Ayan. Gagamit ako ng 3.5 kasi medyo makapal yung aking yarn. So kahit anong yarn, yung madalas yung ginagamit ay yun na lang yung gamitin nyo para alam nyo na rin yung gauge. Tapos susukatin natin mamaya. Ito siya. Gawa na tayo. Nakakapanghinayang gamitin nyo yun. Oo nga eh. Gusto ko siyang gawa ng kahit na anong wearables. Kasi, feeling ko acrylic to, pero soft. Ito, 100% acrylic. Pero pag hinawakan mo, soft siya. 200 grams. Ano siya? Size 4 medium. Ayan. O, gawa na tayo ng, kahit, tansyahin nyo na lang. Kasi syempre, gagawa pa lang tayo ng gauge. So, hindi nyo pa alam kung gano'ng kalaki, kung ilang chains yung 2 inches. Pero, ang gawin lang natin is mga 2x2 or 3x3, mga ganun. So, ayan, gagawa lang ako ng mahabang chains. Tapos, kung halimbawa ang gagamitin
stitch sa crochet project niyo na gagawin. Nabawa, gawa kayo ng top or ng short or bikini. Nabawa, double crochet lang. So, double crochet. Kung halimbawa, single crochet yung gagawin niyo dito. Kasi aalamin lang naman natin kung gano'ng karaming rows at stitches meron sa isang inch. Ayan, mag-crochet na tayo. Start, nag-start na ba kayo mga sis? Sino yung mga sumasabay sa akin? Sino yung mga sumasabay sa akin na mag-crochet? Yan. Teacher Jen, na-search ko na po sa Shopee, followed them. Thank you! Sino po yung mga sumasabay sa akin dito? Baka pwede mag-invite kayo. Ay, mag-invite ako ngayon kaya. Ay, kakulay na ako kukuyan mo yan. Hindi ko lang napansin. Ang bago na kaligayahan ka talaga. Sis G. Wills. Naod lang ako sis. Salamat sa turo. Uy, di mo na kailangan to sis. Galing-galing ka na eh. Expert ka na eh. Yan. Sino po yung mga sumasabay po sa akin? Masabay po ba kayo? Maganda yung sabayan nyo ako para ano, kasi kapag sinabayan nyo ako, malalaman nyo na agad na, kumbaga, may tanong kayo, matatanong nyo na agad sa akin. Pero pag, ibawa, mamaya nyo pa gagawin, or bukas, tapos, ay, paano nga po yung ganito? Paano nga po yung ganito? Hindi nyo na matatanong kasi hindi na like. Maganda yung sabayan nyo na lang ako. Para. Ayan, tapos na ako sa first row. Double crochet lang yung ginawa ko. Medyo hahabaan natin ng konti. Hindi ako sanay masyado sa makapal na yarn. Tignan nyo, ang bagal ko. Kasi sanay ako sa muna ako mercerized cotton na manipis. Doon ako sanay. Medyo sa makapal hindi gaan. Medyo, medyo na. Ayun na naman yung bagal ko. Ay, hala, sis. Hindi po. Maganda. Sino, sis, mga yung sumasabay sa akin? Meron ba? Kung meron man. Excuse me. Ayan. Sa third row na ako. Sino yung gumagawa dyan? Nakasabay ko. Rinig pala yung tawa ni Denny. Yung layo-layo. Crochet rin po ako nung. Pero, bra pang next tutorial. Kaya hindi pa na-upload nila. Ang sipag mag-upload ah. Ang bilis ka daw. Hindi, ang bagal ko nga eh. Mukha lang mabilis kasi sa camera. Ayan, meron ako. Ayan. Tingnan natin kung ilang. Susukatin nyo lang. Pag nakagawa na kayo ng ganito, habaan natin. Ito. Andun kasi sa taas yung aking webcam. Susukatin lang natin kung ilang inches, kung ilang stitches meron sa 1 inch. Yan, tatapat mo lang yung bibida mo. Sukatin mo ilan. Kapag may, pag hindi ka sure, gawin mo 2 inches. Tapos divide mo sa dalawa. Ganun kasi ako eh. Minsan pag 1 inch lang yung sinukat ko, tulad nito, sukatin ko, no? 1 inch. 1, 2, 3, 4. 4 double crochet sa meron sa isang inch. So pagka dalawa, 2, 4, 6, 8. Tama naman. Yan. 8, lilist ako na sa 1 inch, meron akong 8 stitches or 8 double crochet. Ang susukatin naman natin is yung row, kung ilang row meron sa 1 inch. Yan, lilistan nyo lang. Yan.
Yung sa akin, yung nagawa ko is dalawang row sa 1 inch. Hindi masyadong kita, pero sasabihin ko na lang. Sukatin nyo rin yun sa inyo and then ilista nyo. Maganda, kung ano yung madalas nyo ginagamit, ayun yung gawin nyo ng gauge para tandaan nyo na. Ako kasi kabisado ko ni. Ayan, 2 rows. Halimbawa sa Monacommerce na single pull or one strand, tapos ang gamit kong hook ay 2 millimeter, kabisado ko na yung gauge nun. So kapag ang 1 inch nun ay 7 BC, tapos 4 rows. Yan, alam ko na talaga yan kasi lagi kong ginagamit yan. So kapag gagawa ako ng coin purse, eto, dito na lang ako magbabase. Gagawa ako ng coin purse. Halimbawa may empty ako na, gusto ko ng coin purse na 4 inches. So dito tayo titingnan sa gauge natin. Diba yung gauge ko kanina is 8 BC. Tapos, ang order sa akin ay 12 inches. So, ita times ko lang yon, 12 times 8. Tapos, yung total nun, oh, diba, hindi ko alam, kakalkyo ko pa. Kaya kung makikita niya sa, pag nagpo-pose ako ng ano ko, WIP, ang aking WIP, ibig sabihin work in progress, yan. Pag nagpo-pose ako ng ganun ko, makikita niya sa notebook ko may mga computation, diba? Kasi sobrang dali lang kapag alam mo yung gauge ng gagawin mo, hindi ka na magpo-frag. Well, kung mag-frag ka man, isa o dalawang beses lang pag nagkamali ka. Pero yung sukat, alam mo na eh, kung exactly kung gano'ng kadami. Ayun, bilis ko ba? Sa wearables, applicable yan. Sa amin, hindi ko alam. Pero sa halos lahat, applicable naman to. Sa lahat ng kailangan ng size. Ayan. So, halimbawa, gagawa tayo ng coin purse na 12 inches. Tapos yung gauge ko, sa 1 inch, meron akong 8 BC. So, 12 times 8 ko, 96. So, ang ibig sabihin, ang starting chain ko is 96. Yan. So, starting chain pa lang tayo. Tapos, ang height daw nung coin purse na order sa akin is 4 inches din daw ang gusto ng customer, kanyari. So, ilang rows nga ba sa 1 inch dun sa gauge natin kanina? 4 rows, di ba? So, 4 times 4 lang natin. Ibig sabihin, 16 pala. Mahina sa mat. 16 rows yung gagawin natin. So, sakto na yun kahit di mo yun sakatin. Sakto na yun, 4 rows yun. Ay, 4 inches yun. Yan kagandahan ng gauge eh. Kaso, compute kasi. Alam niyo sa totoo lang, ako ayoko talaga ng mat ha. Pero, mas okay na sa akin yung compute kasi may calculator naman eh. Kasi naman frag ng frag, di ba? Kaya, kung masipag ka lang mag-drawing, mag-take notes, mag-compute-compute, sobrang dali na lang na magiging trabaho mo. And, ito rin yung sagot sa, lagi kasi ito eh, halos araw-araw, may nababasa akong mga posts sa Facebook, sa mga Facebook groups na, why are you laughing? Sorry. Mati-mati siya. Hindi naman ito mahirap. Ano lang ito? Times lang. Diba yan? Meron ako nababasa lagi na, ilan yung starting chains? Ilan yung starting chains ng ganito kapag ganito ganyan? Ang hirap. Daddy, you go to your room. Go to your room, please. I'm working. Pwede mo yung code niya dun. Yung nasa, ay, sa taas. Mga kanji. Sabi mo kasi tayo, pero may na tablet. Wait lang, guys, ha? Wait lang, ha? Give it to me, ate. No. Only one. You can eat this all. Wait lang, ha? Bibigyan ko lang. No, not all. You can't eat it all. Only. 3 only. You will eat tomorrow again. Balik mo ito. Putit pa kasi. Oh, you go to your room na. Dali. Pukunin nyo na, ate. Dali. Hide. Ate will get that. Dali. Ayan na. Sorry ha. Ang kulit kasi. Ayan. Asan na ba ako kanina, guys? Nasaan na ako?
sa starting chains na. So, ayun na nga, marami nagtatanong kung sis, ilan yung starting chains ng ganito? Ang hirap sagutin, alam nyo lagi kong sinasagot, is depende. Depende yan sa yarn at hook mo. And sometimes, kahit parehas tayong, sabihin na natin Indofil yarns yung gamit natin, parehas tayong 3 mm yung gamit natin, may, ano pa rin, may possibility pa rin na magkaiba yung gauge natin because the tension. Ano, meron kasing crocheters na mahigpit, merong crocheters na maluwag gumawa, di ba? So, kahit magkaparehas tayo ng gamit na yarns at hook, posible pa rin na na magkaiba yung gauge natin. So, kapag yung pattern ko, sinunod mo, tapos kahit magkaparehas tayo ng hook at yarn, pwedeng mas maliit o mas malaki yung magawa mo ng kaunti. Kasi, yun nga, sa tension din. Nai-imagine ko ganyan siya. Oo, ganyan siya. Nagtatago pa ng gamit. So, ayun na. Tapos na tayo sa medyo basic. Ano? May tanong ba kayo? Flat one ka siguro sa mat. Hindi, oh. Hi, sis Padet. Salamat naman. Yan. Oo, tama yan. Especially sa beginner, usually mas tighter talaga. Siyempre kasi gigil pa sila eh. Hindi pa relax yung kamay nila sa pag-crochet. Kasi parang ang hirap pa kontrolin, di ba, pag beginner. Parang gigil pa sa pagtuhog. So, usually talagang tight yung tension nila. Ayan. May tanong po ba? Sino yung nandito? Bago tayo mag-book dun sa medyo mas nahirap-hirap. Yan, pag narad ka ng gauge. Oo nga pala, pati sa mga tutorial, kapag gumagawa ako ng tutorial, ang binibigay ko is measurement. Halimbawa, naggagawa ng top, no? Sample lang to, ah. Kunyari, tube. So, hindi ko ibibigay sa yung exact measure. Ay, antar dito. Kung ilan yung starting chains ko. Kasi, paano kung iba yung gauge mo dun sa gauge ko? Diba? Kasi yung iba, lalo na kapag ka yung mga foreign yung mga gawa-gawa ng tutorial, sinusunod nila exact yung pattern dun sa YouTube video. So, ang kinakalabasan, bakit ganun? Sinunod ko naman yung video, pero bakit ganun? Ang liit nung nagawa ko sa ispang bata, kasi po, usually, ang ginagamit sa ibang bansa is makakapal na yarn, like this one. Tapos, sa atin sa Pilipinas, bihira, no? Medyo maninipis yung mga yarn natin. Pansin ko lang naman, pero hindi naman lahat. So, yun. Pag sinunod mo talaga, magiging magkaiba kayo. Maliit talaga yung kakalabasan ng gawa mo. So, ang technique dyan is susundin mo na lang yung... Dito na papasok yung pag-freehand. Yung tinatawag na freehand, no? Doon na papasok. Hindi mo susundin yung exact pattern. Halimbawa, sinabi, tube daw yung gagawin. Paikot dito, kunyari, hanggang likod. Susukatin mo yung sarili mo. Or kung MTO naman siya, MTO is made to order. At usually ang tinatawag ng mga crocheters sa amin. Yung mga pa-order sa atin, MTO ang tawag natin, di ba? So yun, halimbawa kung MTO, pasukatan mo yung client mo. Ayun yung maganda. So kung halimbawa, tube yung gagawin. Kunyari, tube yung gagawin. Ayan. Dito muna tayo sa taas. Kung ano, malalaman nyo talaga kung gano'n ko katapos. 32. Yan. Kunyari, pag ganun yung gagawin mo, 32 inches. So, kung yung gauge mo is, sa 1 inch, meron akong 8 double crochet yung kaninang gauge ko dito. Ito times mo lang yung 32 dun sa gauge mo. Dun sa 8. 32 times 8. That will be your starting chain. Ganyan. So, kung halimbawa naman, yung starting chains mo is patayo. Yung pag-crochet mo is pa ganun, hindi pa ganun. So, edi, ito yung susukatin mo. Tapos, itatimes mo lang din siya din sa cage. Tapos, halimbawa, yung balik tayo din sa una. Kunyari, yung patube na ganun, no? Tapos, kunyari, ang gusto ni... Ayan, tatayo pa ako. Kaya talaga, patayrapan niya ako. Charat. Kunyari, ang gusto ng client mo is hanggang dito daw. Yan. Sukatin mo lang. Kunyari, ayan, 11 inches.
sa 1 inch, meron akong 2 rows. So, 2 times 11, 22. Ibig sabihin, 22 rows yun. Kakalabasan ng 11 inches. Ganun. Dali, magbabasa lang ako. May mga tanong ba kayo, mga sis? Para masagot ko na, if ever. Thank you, Sis Cynthia. Ayan. Ano pa ba yung magandang sample para sa sizing? May mga tanong ba kayo? Sa short. Ayan, maraming nagtatanong sa akin sa short. Kaso, kailangan ko mag-drawing din. Meron ako maliit na notebook. Kailangan kaya ito malaking notebook na kukuha lang ako. Wait lang. Ayoko na talaga mag-headset. Ang sakit sa tenga. Ang init sa tenga. Ayan. Kaso, hindi ako sure kung makikita ninyo, no? Pero, tatry pa rin natin. So, kunyari, gagawa tayo ng short. Ba'y magdodrawin ako? Oh, pasensyahan nyo na, mga sis. Ayan. Ito yung waist. Papakita ko sa inyo. Wait na. Dito na tayo magpapasok yung ating increase at decrease. Ito. Diba ito yung short? Mukha bang short? Ito. Mukha bang short? Ah, may lakas naman daw kahit hindi ko suot. Sige, wait lang. Uubarin ko na lang. Medyo mainit sa tenga kasi pang gaming tree. Tataas ko na lang ng kaunti. Yan, edi kita niyo yung pink hair ko. Ha! Ganang! Rinig ba? Rinig. Rinig, sis. Wait ko lang yung comments niya kung malinaw. Malinaw ba yung salita ko? Wait ko lang yung comments niya. Kung malino. Kung rinig ba ako. Isa pa, rinig nyo. Kasi rinig nyo nga yung tawa ni Denny kanina. Ang layo-layo. So, malakas yung mic pala nito. Back foreign. Foreign gen. Ayan. Ito yung shirt natin. Ito yung waist. And then, ito yung hip. Baliktad yung screen. Pero, pagpasensyaan nyo na. Mula, mag-invento na lang tayo ng size, no? Kasi ayokong sukatan yung sarili ko. Malalaman nyo kung gano'n ako kataba, no? Kunyari 28. O, sukat ko to. Kunyari 28 to. 28 inches yung aking waist. Mag-notes din kayo para naaanan nyo sa sarili nyo. Kunyari kayo na lang yung mag-compute. Tapos yung gauge nyo, yung sundin nyo. Huwag nyo sundin nyo sa akin. Kumbaga magkakanya-kanya tayo. Tapos kunyari yung hips, ano bang anong hips, yung proportion na hips? Wala kang alam dito. Kunyari 34, yan. 28 yung hips and yung waist and then yung hip ay 34. Tapos pinapasukatan ko yung client ko, yung halimbawa ito kung high waist siya, kung saan nag-i-start yung kunin ko kaya manikin ko, no? Ano sa tingin niyo? Wag na. Tatamot ako. Hindi ako naniniwala. Hindi, kukunin ko na lang yung manikin ko. Baka masukatan nyo pa ako. Kunin ko na lang manikin ko. Yan! Ganyan! Ubat siya. Pagpasensyaan nyo na. Okay lang yan. Hindi naman yan. Hindi mo siguro ako mababan ng YouTube, no? Mababan ba ako ng YouTube na kaubad yung manikin ko? Hindi naman. Malikin naman yun. So, yung kanina, kunyari sinukat na natin yung waist, saka yung hip. No, ito yung hip, di ba? Tapos kung halimbawa high waist yung gusto ng client, depende kung saan niya, kung gaano kataas yung gusto niya. Pasukatan natin mula dito hanggang
doon sa kung gaano kahaba ang gusto niya. So, kung halimbawa gusto niya, ito, low waist, ganyan. Yan. Papasukatan niyo yung client niyo kung sarili niyo. Depende yan. Sukatan niyo. Yan. So, kung kunyari high waist, mula dito daw ang gusto niya, 10 inches daw yung shorts. Hanggang doon na yun ha, sa may pinakadulo ng shorts. Ito na yun yung sinukat ko. Yan. Papasukatan niyo. Kunyari is, 10 inches daw to. Ayan, 10 inches. So, ganyan muna yung ginagawa ko. Yung sukat, sinusulat ko muna, tapos dinadrawing ko muna. And then, susulat ko na yung 28 times dun sa gauge ko. Ilan nga yung gauge ko kanina is 8 piece double crochet. So, times ko yan, 28. Kunyari lang to, simple shirts lang to. 28 times 8. So, 224 stitches. Ibig sabihin ng starting chains ko ay 224. So, hindi to, etong shirt na to, dapat hindi sarado dito. Kasi kapag sinarado mo yan, kasi diba mas maliit yung waist sa hips, kapag nakasarado to, hindi nyo may isusuot, may stuck dito sa waist kasi malaki yung waist natin, diba? So, ang applicable lang yung ganito kapag yung shirt na design natin is yung, halimbawa, zipper or detali sa ganito, or detali sa gilid. Yan. Pwede mong isakto yung starting chains mo dun sa waist. Pero kapag yung sarado, eto, ang ginagawa ko, kung ilan yung sukat ng hips, ganun na rin, magiging straight na siya. Kumbaga, hindi na sexy na pa ganun. Hindi na pa ganyan. Nagiging straight na yung shirt ko. Ganyan. Kung gaano kalaki yung hips, gaano na rin kalaki yung waist. Ngayon, lalagyan ko na lang siya ng tali or ng garter para at least mabubuka siya kapag isinuot ng customer. Kasi imaginein mo kung yung shirt mo isang size, abawa mas maliit yung waist, di ba? Pag sinuot mo, may stock dito, paano mo may tataas, di ba? So kung, tulad nga nung sinabi ko kanina, pero kung zipper naman siya sa ganito, or detali, di ba may mga design tayo na detali dito or detali sa ganito, ganun lang yung gagawin mo. Exact dito sa waist yung bilang. Pero kung hindi, yung I suggest ka diretso. Guys ha, ito, ano ko lang to ha. Yung ginagawa ko lang sa mga MTO ko, ginagawa ko lang din. Pero ito, hindi ko to natutunan somewhere. So, sa dami ko rin na rin naman na nagawa and sa mga feedback naman ng clients ko, so far, wala pa naman ako masyadong reklamo. Yung mga reklamo ko is yung mga noon-noon pa. So, effective naman siya. Yan. Kaya sinishare ko sa inyo para hindi na rin kayo mahirapan sa typing. Para hindi na rin kayo mareklamo na ng clients nyo, na pag-deliver nyo, masikip or maluwag yung mga order nila sa inyo. Wait lang, magbawa sa lang yung comment. Kapatakso tayo. Parang tama naman yung ginawa ko. Ayan. So, dito na tayo sa mag-i-increase. Ay, mag-de-decrease na tayo. Ay, mag-i-increase nga. Kasi dito tayo magsisimula sa waist, di ba? Saka, susukatin natin yung length from waist to hip. Yan, susukatin natin yan. Kasi kanina, di ba, yung sinukat natin is yung mula sa waist or kung gano'ng kataas yung short hanggang doon sa may pinaka-dulo ng short. So, ngayon ang susukatin naman natin is yung sa may pinakataas hanggang doon sa waist lang. No, para alam lang natin kung gano'ng kadami yung i-increase natin. So, kung halimbawa, ito, di ba 10 inches yung sukat ko kanina? Kunyari 8 lang to. 8, yung mula sa waist hanggang 8. Hip is 8 inches. Kunyari 8 inches. So, sa 8 inches, ito na yung medyo madugo, guys, no? Pero ito kasi, dinidiskartehan ko na lang siya ng compute MMA, ganun, para walang frog. Di ba kanina, yung starting chain natin sa hip ay 224. Tapos, yung sukat ng hips natin, I mean, itong waist pala yung 224. And then, sa hips natin, yung sukat ng hips niya ay 34. So, 34 times natin sa 8, yung gauge natin, 272. 272. So, mas malaki talaga yung waist. Ay, sorry, yun ba yung lagi ako namamali. Mas malaki talaga yung hip sa waist. So,
subtract ko yan. 200, isusubtract ko yung, so, yung hips sa waist. Sorry ha, lagi ako nagkakamali. So, 272, maminus ko siya sa 224. So, ang difference ng dalawa ay 48. 48 stitches. So, ibig sabihin, mula sa waist hanggang sa hips, 48 stitches ang kailangan mong i-increase. So, syempre, kada row, hindi naman pwedeng isang row, 48 na agad yung i-increase mo, di ba? So, i-divide mo tong 48 stitches na to, i-separate mo siya sa kada row kung ilang beses ka mag-i-increase kada row. So, kailangan nating malaman kung ilang rows yung mula waist hanggang hips. Di ba kanina sinukatan natin? Tapos, 18 inches siya. So, dun sa gauge, base dun sa gauge natin, guys, mabilis ba ako magsalita? Ganito talaga ako magsalita. Sabihin niyo kung nabibilisan kayo, ha? Medyo magbabasa-basa ako ng comment. So, dito sa ating gauge, ang 1 inch ko ay 2 rows daw. So, 2 rows. Tapos, 8 inches. So, kaya ang, ito times natin yan, yung 8 inches dun sa 2 rows na gauge natin. So, 16 rows. From hip, sorry, mali na naman ako. From waist to hip, meron tayong 16 rows. So, sa loob ng 16 rows na yon, i-divide natin itong 48. No, di-divide natin. 48 divided by 16. So, 3. 3 yung sagot. Ibig sabihin, kada rows, mag-i-increase tayo ng 3 beses. Ang discarte na lang dyan, pwede kayong mag-increase dito sa may gitna, sa may bandang, dito sa likod, sa butt part, dito sa kwetanyan, o sa gilid. Para naman hindi halata yung ating decrease, no? Ay, yung, I mean, increase. Para hindi masyadong halata. Kasi kapag sunod-sunod na row, tapos same position yung increase mo, medyo may ganun-ganun, di ba? Parang halata sa stitches, no? So, ang ginagawa ko, iniiba-iba ko ng pwesto, kada row, ilalagyan ko ng stitch marker, o, sa ganitong row, nag-stitch ako, nag-increase ako sa ganitong pwesto. So, susunod na row, sa ibang pwesto naman ako mag-i-increase. So, hindi nahahalata. Nern! Ganyan din ako yung widest part ng hips or butt kinukuha ko. Yan, tama yan, please. Hoy, hi, play on. Hi, sis, yung... May standard bang gauge ng large, medium, at small sis? Hindi, sis. Tulad nga ng sinabi ko kanina, depende yan sa yarn mo. At sa yarn at hook mo. Tulad ng ito yung gauge ko kanina, yung ginawa ko kanina, 'di ba sinukat ko. Kung ilan yung kinalabasan ng gauge ko dito, ayun yung gauge na ginagamit ko ngayon sa competition. So kung halimbawa gagawa ako ng top, tapos eh, 'di ba ito yung gauge ko kanina, yung so 1 inch meron akong 8 stitches at 2 rows. So halimbawa gagawa ako ng top, pero hindi na ito yung gagamitin ko. So gagawa ako ng panibagong gauge. Iba na naman yun ng competition. Ganun yun. Kahit same pattern, I mean, same design yung gagawin mo, kung magkaiba ka ng hook at yarn, magkaiba yung, ano mo, iinom lang ako. Wait lang. Commercial, commercial. Baba ko na ito si... Ano sila? Ayan. Sis Lovely. Ayan. Hindi, walang standard, sis. Siguro kung meron mang standard na gauge, ano yon? Yung sa isang specific na yarn at hook na magka-combine. Ayun yun. Halimbawa, 4-ply indo, tapos 2.5mm hook, may sarili siyang gauge. Pag nagpalit ka na naman ng size ng hook, iba na naman yung gauge nun. And depende rin sa gumagawa, sa type, ay sa tension, kung tighter tension, naiiba din yung gauge. Ah, okay, nahihiya ako manghingi ng size ng client eh. Hindi ako nagawa ng mga wearables. Ang technique ko kasi is, yung mismong, ang sinisend ko, halimbawa, gagawa ako ng top, papasukatan ko, kunyari, cup size, di ba? Magsisend ako ng picture na nakaganito. Or dun sa manikin ko, yan. Sisend ko sa kanya, sis, ganito suka, ganito yung pagsukat. So yun, sinisend ko yung mismong picture na nakaganito. Susundin ng client. So yun, kukunin ko. And dapat, make sure na yung tape measure nyo ay tama. Kasi may manabibili ako mga tape measure na
iba yung size, mali. Parang made in China. Malalaki masyado yung inch. Madali na rin ako dati dyan eh. So, lesson learned. Dapat make sure na yung tape measure mo ay tama. Sa akin, video call kami. Yan, tama yan. Okay din yan na video call. Mas okay na yan. Pero once pa lang ako nakakapag-video call sa client ko. Kasi usually, nagigets naman ang client ko eh. Once lang ako nakapag-video call, ang client ko is aso. Gumawa ako ng costume. Dog costume, yon. So, yung nag-aalaga din sa dog, na video call ko. Kasi mahirap explain pag sa aso, diba? Kung paano susukatin, gano'n. So, kahit hindi wearables, guys, yung gagawin nyo, applicable naman to. Sobrang laking tulong talaga nitong gauge na to. Promise. I-show ko sa inyo yung ano, yung mga previews na, ito yung notebook na gamit ko eh. Sa akin mga previews na mga nagawa na. Ito. Sana guys, kita, no? Ayan. Ito yung aking Daisy Granny Square. Dinrawing ko siya. So, ang isang square ko, sinukat ko. Ang isang pirasong granny square, sinukat ko kung yung size. Tapos, pag pinagsama-sama, gano'n siya kahaba. So, alam ko na agad kung ilang granny square yung gagawin ko, di ba? Tapos, yung sa baba, sa gilid, sinukatan ko na lahat. Christine Marvida, hello, sis, my subscriber here. Salamat. Lulubusin ko na magtanong. Diana Manalo, how to join po. Hi, sis Diana. Kanina pa po tapos yung ating raffle. Yung raffle sa Your Temptations and birthday raffle. Saka po yung palaro. So, ngayon, nagtuturo na lang ako. Teacher-teacheran po. Pero, pwede ka naman mag-stay if gusto mo. Yan. Magtanong lang kayo, sis. Basta alam ko, ha? Sasagutin ko. Wag lang yung edad. Hindi ko yung sasagutin. Ay, hindi. 18 na nga pala ako. Sinabi ko na kawala yung kanina. Wow, thank you, sis Lovely. Ito, ha, balik tayo din sa aking notebook. Sis, sa tapestry, nakatry ka na ba? Yes, sis. Sa tapestry, nakatry na din ako. Mabenta yan sa akin kapag bandang November at December. Talagang ang daming order sa akin. Nitong huling December lang wala kasi sobrang busy ko ang gawa ng yarn business. Pero, grabe talaga yan. Daming order sa akin yun. Yung mga personalized kapag yung pangregalo sa Pasko. Pero nag-start ng pandemic, wala na. Kasi syempre hindi na nakakapamasko eh, no? Dati mabenta talaga yun yung mga name. Ayan. Wala na yung mga notebook ko dati, yung may mga name. Ito. Ay, ito yung mga dinrawing ko na gagawin ko sana ng tutorial. Tingnan nyo, puro mat. Promise. Sa totoo lang, kapag natutunan yung gumawa ng gauge, look o, puro mat. Hindi nyo nagugustuhin na mag-frog. Kasi nakakatama talaga mag-frog. Kasi pag nag-frog ka, yung yarn mo kapag ginanchilyo mo na, tapos kinalas mo na, naghihimulmul, di ba? Hindi na siya ganun kaganda. Lalo na kapag ka naka-apat na beses ka na na-frog. Ako kapag ganun, lalo na kapag MTO, kapag naka-apat or tatlong beses na ako nag-frog, pinapalitan ko na ng bago yung yarn ko. Kasi ayoko ng ganung pangit na yung yarn. Yung parang, lalo na kapag muna ako mercerize. Nagpa-fade yung kulay. Feeling ko lang. Ayun na naman yung mga bata. Naglalaro na naman dito. No, Tita Nika's not here. She went home na. No! She's not buying ice. Pasok na dun tayo. Dun na. Andun yung tita niya sa kwanto. Pwede pong paturo paano mag-graph gun o tapestry po. Ano ba yung graph gun? Yung parang tapestry din yun, di ba? Pag tapestry, medyo madugo yun eh. Siguro sa next live. Medyo mahaba-habang mahaba-haba. Pero same din yung technique ko sa tapestry. Binibilang ko din yung stitches. Tapos, dinodrawing ko din yung name. Didrawing ko yung name, tapos para alam ko kung saan ako banda mag-change ng color. Tapos ang technique lang dun is backloop only. Kasi kapag ka hindi ka nag-backloop only, hindi masyadong detalyado yung letters. Pero kapag backloop only, kitang-kita mo yung details ng letters. Sis,
WPI. Ano yun? Ah, wrap per inch. Ay, oo nga, no? Wrap per inch. Ito, madali-dali lang to. Teka, I'll get ruler. Ay, hindi ni ruler ba dito. Wrap per inch. Ito. Kung mapapansin nyo, guys, kapag ka nanonood kayo ng mga YouTube ano videos, sinasabi doon yung yarn weight. Ang ibig sabihin lang yarn weight, hindi yung mismong, it doesn't mean yung actual weight ng yarn, no? Halimbawa, ito 200 grams. Hindi yun yung ibig sabihin ng yarn weight. Ang ibig sabihin nun is yung kapal. So, paano ba natin madedetermine yung yarn weight or yung kapal ng isang yarn? Meron tayong, meron ako ditong, nakuha ko lang sa Pinterest. Chart. Wait lang. Mapapansin nyo, guys, kapag nag-nood kayo ng YouTube video, sinasabi ng YouTuber kung itong gamit kong yarn is lace weight yarn. Familiar ba kayo doon? Lace weight yarn, thread, fingering, sport, worsted yarn, bulky or super bulky. Dito yun madedetermine kung gaano kakapal. So, halimbawa ako, ito yung gamit kong yarn. Kunyari lang, foreign dyan ako. Ito yung gamit kong yarn. Tapos, gumawa ako ng tutorial using this yarn. So, ito daw ay, kunyari, worsted yarn. Ito. Tapos, gusto mong sundin yung yarn, ay yung pattern ko. Kaya lang, hindi mo alam kung gaano kakapal yung yarn ko. So, kapag sinabi kong worsted yarn, hahanap ka ng kaparehas na ganitong kakapal. Kaso, paano mo malalaman, di ba? So, ito, ituturo ko sa inyo. Ang ibig sabihin ng wrap per inch, oh my God, hindi pala 2 inch yung tulip ruler. Ano pala siya? CM. Pero gamitin na lang natin yung sample. Hindi ko naman kailangan maging specific, di ba? And then, sukatin ko na lang kung hanggang saan yung 1 inch. Ang 1 inch ay hanggang dito sa 2.5. Irarap mo lang to, yung yarn dito. Kunyari ito, ito yung 1 inch. Mula dito hanggang dito. Irarap mo lang yan. Irarap mo lang. Yan. Gaganyan mo lang. Pag didikit-dikitin mo lang, dapat hindi pa magkakapatong-patong yung yarn, no? Dapat tabi-tabi lang siya, dikit-dikit. Tapos, ito, 1 inch na yan. 1 inch mula dito hanggang dito, 1 inch. Bibilangin mo ngayon kung ilang beses mo naiikot yung yarn dito sa ruler. 1 inch lang dapat, guys, ha? 1 inch. So, ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Tapos titingnan mo dito sa chart. Nakasulat naman dito eh. 8 to 9 aran. 10 to 11 worsted. Hanapin mo dito. Kung halimbawa ito ay 9, 'di ba? 9. Ito siya. Aran. Do familiar din dito sa aran. Ayan. So kung halimbawa yung ginamit kong yarn sa tutorial ko is worsted yarn, hahanap ka ng ganito. 10 to 11 na beses mo iikot yung yarn dun sa, ano, dito sa ruler. Ganon. Nag-gets nyo ba? Medyo magulo ko magturo. Hindi kasi ako teacher. Kaya ayoko mag-teacher. Bukod sa magulo ko magsalita, mabilis ako magsalita, bulol ako. Medyo hindi rin ako magaling sa pag-explain. Pero alam nyo, ano naman ako, parang willing ako magturo. Yun nga lang, hindi ako magaling magturo. So, kung hindi nyo naiintindihan, ano nyo na lang ako, guys? Tanong na lang kayo. Hindi rin ako magaling sa mga terminology. Alam ko siya. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa kanya. Alam ko sa utak ko paano siya. Pero, nahirapan akong i-explain. Pero, I'm trying my best. Magtanong lang kayo, guys. Basta ganun yung ibig sabihin ng wrap per inch, WPI. Yun, dun mo madedetermine yung kapal ng yarn na ginagamit mo. And then, sa susunod, taytest rin na lang tuturo ko. Hindi ko alam kung gagawa na lang ako ng video or ilalive ko. Siguro video na lang. Okay naman, please. Ay, wait lang, mababasa ako. Merong nag-comment. Paula Punong Bayan. Hello po, para saan po ba yung gauge? Hindi ko po kasi maintindihan. Ngayon ko lang nabasa, sorry guys. I-explain ko lang ulit kasi baka mukhang late yata si ate. Ano?
yung gauge is dito mo madedetermine kung gaano karaming stitch or gaano karaming rows ang meron sa 1 inch. Tulad nga nung kaninang ginawa ko, gumawa ako ng isang ganito. Usually, ang ginagawa ko is square or basta ganun square. Or basta magkaroon lang ng 1 inch dito, 1 inch pataas, 1 inch pababa. Tapos bibilangin ko, tatapat ko lang yung aking ruler or tape measure, bibilangin ko kung ilang stitches meron sa 1 inch. Or kung ilang rows meron sa 1 inch. Kapag nalaman ko na yon, madali ko nang malalaman yung sizing. Kung tulad nga nung kaninang in-example ko, ulitin ko lang na. Kunyari may umorder sa akin ng coin purse na ang gusto ng client ay 12 inches na coin purse. So ang aking gauge sa 1 inch ay meron akong 8 stitches. So itatimes ko lang yung 8 dun sa 12 inches na size nung purse. So that will be my starting chain. So hindi ko na kailangan mag-chain ng marami tapos saka ako susukatin. Usually mali yan eh. Kapag yung nag-chain ka ng marami, tapos saka mo susukatin. Kasi nai-stretch pa yan eh. Tapos kapag once na nag-crochet ka na, makikita mo medyo mahaba siya or medyo maiksi. Hindi talaga advisable na sukatin mo yung mismo starting chain. Maganda talaga na mag-crochet ka ng ganito. Kasi dun mo, dun eksakto talaga yung bilang. Hindi yung chain. Hindi yung chain, mali siya. Nag-try akong mag-tapestry, pero ewan ko ba, tumatagal yung liit daw ako. Nagka-tape tension ko. Oo sis, ganyan din ako minsan, lalo na nung dati pa akong nag-crochet. Laging lumiliit yung gawa ko, kasi hindi ako nagbibilang dati eh. Di ba kapag beginner ka, medyo nalilito ka pa, saan mo ba itutulok dito, saan mo itutulok. Ang technique lang dyan sis is, magbilang ka. Or kung tamad ka magbilang, gumamit ka ng stitch marker. Para wala kang maiskipan na stitch. Ganun. Ganun kasi nangyayari sa akin minsan. Kapag may na-iskipan ako ng stitch, lumiliit siya kasi kumukulang, nawawalan ng isang stitch. Ganun. May ganyan pa pala, may bago ako matutunan. Sa mga na-live, pwede nyo namang i-replay itong live na to pagtapos nito. Pwede nyo i-replay yung live. Tapos panoorin nyo na lang yung mga aking medyo magulong explanation. Pero sana may natutunan kayo. Yung may mga tanong nyo na. Basta wag lang edad. Ayan, 10 o'clock na. Maya-maya magpapaalam na ako. Mag-ano lang ako. Wait lang. May silipin lang ako. Papakita ko pala yung mga inaano ko sa client ko, sinasend ko kapag kailangan ko ng measurement nila. Ito nakuha ko lang to sa Pinterest, no? Kapag meron kasi kayong kailangan, nasa Pinterest lang usually yung sagot. Sa totoo lang, nasa Pinterest lang. Ito. Kita nyo, guys. Ayan, kapag kailangan ko ng ganitong sukat, sasend ko lang to. Sis, sukatin mo yung ganito mo paikot. Ganun. Madam, ito po, ganito po yung pagsukat. Ganyan. Sinasend ko lang kay client to. Sabihin nyo sa akin kung gusto nyo ng ganitong copy, sasend ko sa inyo. Message nyo lang ako dito sa Facebook. Ako hindi naman ako maano. Yan, ganyan. Kung gano'ng kahaba. Nakuha ko lang dito sa Pinterest, pero ano ko naman, share ko sa inyo kung gusto nyo. Message nyo lang ako. Papasok ko sa inyo to para hindi na kayo mahirapan na mag-send sa client yung kapag gusto nyo silang pasukatan. Pati, yun nga din pala yung gusto kong sabihin, no? marami na nagpo-post nito na ano po yung standard sizing mo ng small, ng medium, ng large. Alam niyo, sa totoo lang, wala na akong tiwala sa ganun. Sa totoo lang, ha? Wala na akong masyadong tiwala sa ganyan. Kasi magsa-search ka, iba-iba yung lumalabas. Medium, ganito. Tapos pagdating sa client mo, hindi pala. Mali pala yung sukat, masikip or maluwag sa kanya. Maganda talaga, pasukatan nyo na lang. Ganun. Kung stretchable yung yarn or yung stitch na gamit mo, maganda, sakto lang yung sukat. Pero kung halimbawa, i-dupil yarn yung gamit mo, di ba, hindi naman siya stretchy. Tapos hindi rin stretchy yung stitch mo, detalye lang siya. Yun, medyo mag-add ka ng konti. E ganun. Ako, sis, want ko yan. Yan, makakalimutan ko yan, sis. I-PM mo ako para masend ko sa iyo. Yan, i-PM nyo ako, i-PM nyo ako. I-send ko sa inyo. Kasi makakalimutin ako, eh. Nako.
Ito. Ito naman yung sa short. Dito yung madalas nagkakamali eh, yung pag-anan. Yan. Pinapasukatan ko rin yan. Ano pa ba? Baka meron pa akong i-share sa inyo. Tanong nyo lang sa akin. Baka meron pa kayong tanong. Wait lang, guys. Sana. Sana all my pet sleep. Guys, magtanong lang kayo sa akin yung sasagutin ko hanggang may time pa naman konti. Halos gabi na rin kasi nagising yung anak ko, kaya for sure late na rin yung matutunan. Ito pala yung papakita ko sa inyo kanina, hindi ko na napakita. Ito yung mga, dati ko pang MTO. Yan, di ba? Puro mat, di ba nakakatuko? Actually, pag binalikan ko ng basa, hindi ko na naiintindihan. Kaya kada isang MTO, isang computation. Ay, iba pala yung napapakita ko. Yan, tinan nyo, puro mat. Minsan dinadrawingan ko pa. Ito yung sa tapestry ko. Kung makita nyo sa post ko yung aking rasta pouch, cube pouch, ganito yung ginawa ko dyan. Ganito, sino yung nagtatanong sa tapestry? Ganito yung ginagawa ko sa tapestry. Gumagamit ako ng center pen, iba yung kulay. Highlighter yung ginagamit ko actually. Ginaganyan ko. Halimbawa, ito yung mismong yarn, tapos ito yung letter. Ginaganyan ko. Tapos nilalagyan ko ng number. Pang ilang stitch ako mag-change ng color. Ganun lang yung ginagawa ko. Then, gumagamit din ako ng gauge. Para alam ko. Sis, pwede magtanong paano magka-jowa. Naku, hindi ko alam. Hindi ko alam. Kusa lang binigay ni Lord yun sa akin eh. Ang forma, sis. Yung ganyan ko, ako lang. Ako sila, ako din. Yung ganito ko, ako lang din nakakaintindi. Siyempre kasi tayo yung gumawa. Diba? Ito, yung aking tapestry. Ito, ganyan kadugo. Actually, nakaano ko dyan, limang frog. Tingnan nyo, hirap na hirap ako. Para akong bat student dito. Oh. Ganyan, hirap na hirap ako. Nakailang frog din ako doon. Ito, papakita ko sa inyo yung finished product nito. Ito siya. Ang cute ng kinalabasan niya. Tuntungan naman yung client ko kasi paano. Ayan siya. Rasta colors. Ganyan. Ayan. Ang cute, diba? Nagirapan ko yan. Ito yun. Alam nyo, maigi kasi hindi na drawing niya. Na-visualize niyo na agad yung finished product. Nalalaman nyo na agad yung size. Ito yung kalendaran ko. Wala naman sila. Yun, puro ganun lang din. Puro mat. Ito, baby dress. Yung entry ko sa yarn over. Na yung sa Valentine's giveaway ni Mrs. Edna. Kapangalan ko siya. Yung admin sa yarn over. Ito yung entry ko doon. MTO ko to noong February. Ngayon kasi ang MTO ko is yung bag. Tagal ko nga matapos si bag siya. Ginagawan ko rin siya ng tutorial. Medyo matagal kasi double pull na muna ako merge. Tapos ang gamit ko 2.5 mm. So, hindi ko siya makrochet ng tuloy-tuloy kasi masakit sa kamay. Ayoko naman na maano yung kamay ko. Buti naman hindi maano yung client ko. Hindi tuloy-tuloy siya. So, ayan. Ito yung next MPO ko. Dinrowing ko na. Ano siya, costume. Ayan, ito yung short naman yung MTO ko na nakaraan. Ito yung katulad nung tinuro ko sa inyo kanina, ganyan yung ginawa ko. Sinukat ko muna yung waist. Tapos nag-minus ako ng 3 inches yata minus ko dito.
Ito, itong gitna na to. Kasi, di ba, may stay siya sa gitna, yung detalye. Minainis ko siya dun sa mismong sukat ng waist. Kasi, syempre, kailangan may stay, di ba? So, 3 inches yung minainis ko. Tapos, waist. Yan. Tapos, kung gano'n rin kahaba ito. Yan. Kinumpit ko din siya. Tulad nung tinuro ko kanina. Explain sis, pagkakaiba nila cotton, acrylic, at poly, saan maganda gamitin? Kahit huwag muna sila wool. Ah, because ako magaling sa yarn. Kasi nga tulad nga ng sinabi ko, muna ako Merz user lang ako. Pero, tatry ko lang na. Wait lang, loading pa, loading. Cotton, unti lang kasi alam kong yarn eh. Ang alam ko lang, mercerized cotton, fine cotton, milk cotton. Yan, mga safe for babies. Tapos, yung cotton na yan, usually yung mga soft, maliban sa mercerized, di ko masyadong masasoft on them. Medyo lang. Yan, fine cotton, so yan mga safe yan sa mga pangbata. Acrylic, ito acrylic to. Pero yung mga soft na acrylic, meron naman na kahit soft, kung sensitive yung skin mo, hindi pa rin advisable. Pati yung Indo, no? Seller ako, pero kapag kami nag-i-inquire sa akin, sinasabi ko yung totoo, hindi yung makabenta lang, sasabihin mo, ay, pwede yan sa baby, may ibang gumagamit niyan. Ang lagi kong sinasabi is, oh, pwede to sa baby, ay, hindi, acrylic to, so kahit soft siya, acrylic pa rin siya, hindi pa rin siya recommended for babies, pero may ibang gumagamit nito. Kapag ka hindi sensitive yung skin mo, I mean, kapag sensitive yung skin ng magsasot, hindi ito advisable. Yun yung sinasabi ko. And, ang maganda sa acrylic, ito ang best na gamitin kapag ka pang swimwear. Kasi, hindi siya masyadong nag-ano ng tubig. Yung tawag dito, hindi siya bumibigat kapag ka nabasa. Unlike cotton, bumibigat siya. Lalo na fine cotton, Diyos ko, lumalawlaw yung stitches sa fine cotton. Pag mo na-commerce, hindi masyado. Medyo, pero hindi siya lumalawlaw. Ang technique lang sa monocommerce is single pull lang. Huwag ka magda-double pull kasi naranasan ko dati, nag-double pull ako sa short. Diyos ko, nahuhubo, hindi. Pagkasinuot mo na. Double pull na short. Tapos pag-ahon mo, hubo ka na. Sobrang bigat. Yun, so yun. Maganda nga ngayon sa mga, may mga Facebook groups na tayo. Marami na tayo natutunan. Naiiwasan na natin yung mga dapat iwasan na sinishare ng kapwa natin crocheters. Kaya, kung may mga tanong kayo, mag-post lang kayo sa mga Facebook page, yung mga may alam dyan, sasagutin naman nila yan. And spun poly at polycotton at polyester, ayan, hindi ko pa rin yan masyado alam, sis. Pasensya na kayo, ano? Tanong ko lang, sis, bakit bet na bet mong gamitin ang mercerized cotton, sis? Una, kaya bet na bet kong gamitin yung mercerized cotton kasi dyan ako natuto. Nung elementary ako, wala naman akong alam na ibang yarn. Kundi yung tantahin ng notebook saka itong mercerized cotton na binibenta ng teacher ko para sa din kami bumili sa teacher namin nung yarn. Naalala ko pa yung piso parang sinusukat ng teacher ko na pag ganun kung gaano kailang haba tapos nilo-roll yun namin. Yan. Diyan ako natuto mag-crochet. And pangalawang reason, itong mercerized cotton, madali mo siyang hanapin. 'Di ba may mga code-code yan yung colors? Madali mong hanapin kapag halimbawa kailangan mo ng ganito, B21, B30, ganyan. Madali mong mahanap yung exact shade na kailangan mo. Kung kinulang ka ng yellow, titingnan mo lang yung code. Tapos, mapibili mo siya. Saka, kapalengke meron nito sa National Bookstore. Yung mga office supplies and school supplies, mabibili mo yan. Sa palengke, sa mga usually sa bilihan nga ng tela, meron din yan eh. Tapos, basta, mabilis siyang mabili. I mean, mabilis ka makahanap. So, kapag kailangan mo ng MTO, ito, mabilis ka makakabili. And, mura din siya. Mura din siya, tapos, ano pa ba? Bukod sa dun ako natuto, wait lang, may sasabihin ako ng kanamintan ko. Ayun. Unlike sa, ano, sa ibang local yarns, halimbawa, Indofil, ito, madaming marami ako nababasa na ganito. Ang laging problema ng maraming crocheters to. Bawa, bumorder sila sa akin ng ganitong, kunyari Indo to, no, ganitong blue. Tapos may MTO sila. Ang binili lang nila is 200 grams. Tapos naubusan sila. Bibili sila uli sa akin.
Kaso naubusan na ako ng stock. So ngayon, nasimulan na nila si project. Kaya lang, wala na silang mahanap na exact. Kasi merong halimbawa sa akin, yung royal blue ko is ganito. Pag bumili ka sa ibang indie seller, yung royal blue nila, iba sa shades ko. Siyempre kasi magkakaiba yan. Eh. Kanya-kanya lang naman kami ng pagpapangalan sa color. Hindi kami para-para talaga na pag sinabi mong royal blue sa akin, royal blue na rin doon sa ibang seller. So ang nangyayari, magkaiba ng shade. O diba, ang hirap, lalo na kung kinulang ka talaga. Pa, kaya ang ina-advise ko, kung malaking project, bumili ka na ng maramihan. Pero kapag ka muna ako merge kasi, yun talaga, hindi ako naaano. Hindi ako, tawag dito, hindi ako nauubusan. I mean, kung maubusan man ako, madaling makahanap. Diba, no? Wait lang. Medyo mahal din ang merch isa. Oo, medyo mahal compare sa Indo, compare sa yung mga local yarns natin, polyester, polycotton. Mas mahal yung merch cotton. Pero, I mean, hindi siya mabigat sa bulsa, diba? Yung 38 pesos. Dito sa amin, sa May Pasita, 45 pesos siya, mahal. Pero sa Shopee may mabibili ka, 34, 35, 36. Kumbaga, hindi naman ganun kamahalan na unlike yung mga Alice, diba? Talaga yun mamahalin, diba? Kumbaga, mas mahal naman siya compare sa tawag dito, mga Indo, pero hindi naman ganun kabigat sa bulsa. Wait lang. Next summer's cotton, ano bet mong yun? Ano nga ba? Next summer? Ano siguro, Indo? Kasi ayun yung tinda ko. De, joke lang. Ayun yung lagi kong nagamit na din, nasimulod. Meron akong gustong ibang yarn, pero kumbaga pangarap kong yarn, kasi mahal, gusto kong mabili, ganun. Pero ang next na gamitin ko, siguro Indo, kasi meron na ako. Eh. Sis Ed, napaalam na ako, ha? Reply ko na lang, please, Balbal. Okay, good night. Take care of yourself and your baby. Good night. Thank you for watching. Ano pa ba? Mahal rin nurse yung malalaking cake. Ay, hindi pa ako nakakabili ng malalaking cake. Yung mga ganito lang nabibili ko. Yung mga 50 grams ba yun? Oo, matibay pa kama si Mars. Saka, isa pa pala, ito yung nakalimutan ko sabihin kanina, ngayon ko lang naalala. Yung mercerized cotton kasi is napakarami mong magagawa sa kanya. Sa totoo lang, sa lahat ng MTO ko, ito yung gamit ko. Kasi tulad nitong, tulad ng Indofil, no? Meron kang project na magagawa dito, pero hindi mo na magagawa dun sa Indofil. Pero ang merch kasi, ginagamit ko siya sa swimwear, ginagamit ko sa wearables na hindi swimwear, ginagamit ko sa baby dresses, kasi cotton siya, so safe. Ginagamit ko sa baby shoes, ginagamit ko sa bag, coin purse. Kapag kakailangan mo lang ng mga big projects and medyo kailangan mong stiff yung project mo, i-double pull mo lang siya. Hindi lang ako nag-advise na mag-double pull or mag-two strands lang muna ako sa mga wearables kasi nga tulad ng sinabi ko, mabigat na siya. Oo, matibay pa. Meron ako ditong headband. Dito sa kwarto eh. Ito project ko to nung fourth year high school ako ha. Hindi ko sasabihin yung year. Saka ko ilang taon ako malalaman nyo. Basta, hindi, ano na lang ito. More than 10 years na. Andyan pa rin. Sinusuot ng anak ko minsan pag-aalis kami. Kasi kulay pink siya niya. Ano pa rin. Medyo nag-fade yung kulay. Pero, buo pa rin siya. Matibay talaga yung merch namin. Yung may mga merch ako na mga nagawa dati. Dating-dati pa. Alam niyo kung bakit nasisira. Alam mo kung coin purse nasira lang yung zipper. Or accidentally nagupit. Pero yung sabi mo masisira, mapuputol. Hindi pa ako nakaranas ng ganun. Nalugi na ako before ko nalaman na mas mura sa online. Oo nga, mahal talaga. Dito din sa amin, 45 ang yarn. Ako dati, namimili ako sa Binyan. Kung alam niyo yon, mura doon. Bumibili talaga ako kahon-kahon. Nung wala pang pandemic ha, namimili ako doon kahon-kahon. Kasi alam niyo kung bakit ako nakaipon ng maraming kahon na kung bakit ako nakaipon ng maraming yarn, I mean, nung thread, nung muna ako thread. Kasi halimbawa, meron akong MTO, tapos ang magagamit ko lang is, sabihin na natin, 8 cakes. Bibili ako isang kahon. E sa isang kahon, meron kang 12 cakes doon, di ba? So, meron ako agad sobra na 4. So, yung mga sobra na yon
naiipon ng naiipon. Ang kagandahan kasi nun, kapag may stock ka, halimbawa, isa lang naman yung order, worth 100 pesos na coin purse, alam nga namang mamamasahe pa ako, o kaya naman, o kaya, magbabayad pa ako ng shipping fee para lang makabili ng, ano, ng yarn para dun sa worth 100 pesos na coin purse, eh, dilugi pa ako. Eh, kung meron ka ng stock, 'di ba? Kung halimbawa marami ka ng stock, ayun na lang i-offer mo. I mean, ayun na lang yung gamitin mo. Pero kung wala ka namang yung specific color na bet ng client, i-offer mo na lang kung anong meron ka. Pero at least maraming pagpipilian yung client. Mas okay na yun kaysa naman maraming, I mean, kaysa naman sa wala kang stock at all, 'di ba? Grabe pala, pamahal na ang merch. Pamahal na ang merch mo, kasi mentor ako nasa 38 lang ata. Hoy, ang inabutan kong merch, 26 pesos. Malalaman yung matanda na ako. 26 pesos ang naano ko, na muna ako merch. Kasi nung high school ako, nagbebenta na rin ako sa mga kaklase ko. Eh. Dito sa amin, 420 isang box. Oh, medyo mahal pa yan sis. Dito sa amin, 400 pesos ang ano. So, sa binibilan ko sa binyan. Nasa 400 lang yata ang isang count. Kaso kasi ngayon, di ba, pandemic. Hindi na ako nakakapunta doon. Nag-iingat na rin, syempre. Saka meron ng Shopee, na-addict na ako sa Shopee. Shopee na lang. Pero pong voucher. Hindi na rin dugi. Kasi mamamasahe din naman ako sa amin. Pag nagbiyahe ako, mamamasahe ako. Minsan yung shipping fee, katumbas lang din ng pamasahe. So okay na din. Hindi rin naman ako nalugi. Hindi rin ako nakatipid. Sakto lang. Minsan nakakatipid pa kapag may discount sa voucher sa Shopee. Kaya hindi na rin ako bumabiyahe. Ala, pero sa totoo lang nung one time nga eh. Ayan, chika minute na tayo. Nasabi ko dun sa asawa ko nung namimiss ko na mamili sa binyan. Kasi ano, ang tawag dito. Iba kasi yung pakiramdam din kapag namimili ka sa physical store, sa totoo lang, compared to nag-online shopping ka. Kahit sabihin mo mas mahal sa ano, sa physical store, iba yung feeling eh. Kahit sabihin mo ng same product lang din yung marireceive mo. Iba yung feeling na namimili ka ng, eh, ito yung ganda ng kulay. Ganun. Diba? Gets nyo naman ako kasi crocheter din kayo, diba? Sa online nga eh, sarap-sarap mamili, diba? Ang sarap sa mata ng mga iba-ibang kulay. What more kapag ka nakita mo sa personal, diba? Ang sarap mamili. Although alam mo na, bago ako pumunta doon, alam ko na kung anong shade yung mga bibilihin ko. Nakalista na yan. Kung ano yung mga shade na wala ako. Nakulang ako or yung paubos na, nakalista na yan. Pero pagdating ko doon, namimili pa din ako. Hindi na susunod yung listahan ko. Kasi sarap mamili. So kung yung budget ko is minsan tatlong kahon lang, nagiging apat. Kasi ay, wala pa ako nito. Kailangan ko nitong gantong kulay. So, ay, ito parang ganda lang ganitong kulay. Bibili na rin ako. Ganun yung nangyayari. Buhay pa pala. Magsinasukay ako ng cross-stitch ng dati. Sponsored na siya kang lemosin. Hindi nga, sana ka mag-sponsor eh. Wait lang mga sis. May i-check lang ako. Ano pa kayo mga sis kung anong gusto yung chika babe? Mamaya papalitan ko yung thumbnail ko ng live ko. Ang chararas ko. Bukas ko na ipopost yung mga ano. Bukas ko na ipopost. Yung mga nanalo. Sayang talaga si Sis Rosel kanina eh. Rosel, ano? Sa pangalan nun, Rosel. Basta yung nanalo ko na kung binunot. Hindi naman ano. Hindi siya agad nakapag- chat. Oo, nahahawakan actual. Oo nga, ang sarap mamili. Sana makapagkita-kita tayo, no? Kahit sino lang sa atin. Sarap mag-crochet. Wala pa kasi ako masyado. Wala pa talaga ako nakakasama mag-crochet. Ate ko, kaya lang kasi yung ate ko nakatira na sa Amerika. Nandun yung family niya. May anak na siya, kakasama siya doon. So, kung uuwi naman siya dito sa Pilipinas, hindi na rin kami makakapag-crochet na magkasama ng matagal ng chika-chika. Siyempre, kapag umuwi sa Pilipinas, madami siyang asikas mo yun, di ba? Tapos, sister-in-law ko, yun, dati nakakapag-banding kami, paunti-unti, na crochet-crochet. Ngayon nga lang, may work na rin siya. Kaya hindi na rin kami nakakapag-crochet. Kaya ang sarap din minsan na meron kang makakasama na
magko-crochet, tapos kwentuhan lang kayo, magkakape, ganun. Magme-milk tea. Gusto ko nga pumunta din kay sis Angelique sa San Pedro. Meron siya doon coffee shop. Tapos, naka-display yung kanyang mga crochet books. Tapos, sabi niya magdi-display daw siya ng mga yarns doon. So, pwede rin tayo siguro bumili ng yarns doon. Magko-crochet tayo. Parang ang sarap-sarap lang. Lalo na kasi ngayong pandemic, di ba, no? Wala tayong mga social life. Puro social media. So, parang nakaka-miss din. Hindi pa kasi ako nakaka-attend eh. May nakita ko sa Ganchillo, Filipino dati yung mga pinapost nila. Yung mga nakita-kita sila, nag-ano sila, crochet along. So, hindi pa ako nakaka-attend doon. Kasi kailan lang naman ako naging active. Tapos bigla pang nag-pandemic. So, wala na. Paubos na ba chika natin, ha? Wala na ako masuggest topic na crochet. Naubusan. So, papaalam na ako. Tanong oras na ba? Wala na, kadalawang oras na ako. Talaga ba? Patayin na natin yung ring light. Sobrang sakit na ng mga Christina. Hello. Ayan. Sana may natutunan kayo sa paggawa ng gauge kahit medyo mabilisan saka medyo malabo yung pagpapaliwanag ko. Pwede nyo namang i-replay itong aking live hanggang sa magets nyo. Or magtanong lang kayo sa akin. Kanina pa ako nakikinig dito eh, parang sound clip. Para ako nag-rap ng bilis ko kasi magsalita. Sound trip lang. Ako magkukwento na lang ako. Ano gusto niyo may kwento ko? Hanggang 10:30 tayo. Or 40. Wait lang. Magche-check lang ako ng aking mask. Ay, may mga nag-ano pala sa akin. Nag-message. Nasaan daw yung bagong link? Muna na po. Ilan pa ba yung nanonood? 16 pa po. Napakadami niyo pa. Ang tiyaga niyo makinig sa akin, ha? Hindi ba kayo naririnig? Thank you sa tutorial po. Malaking tulong siya. Hindi sa pagkawa. Thank you din sa pananood. Sobrang happy ko talaga na ano, pagka yung merong magte-thank you sa akin. Minsan kasi ano, na nagme-message sa akin. Yung iba sa pakiramdam, yung parang, huy, idol po kita. Yung mga ganun, parang naiilang ako na, hello. Parang ganun. Kinikilig na parang naiilang. Kasi nga syempre, parang, ako kasi hindi ko naman na ano yung sarili ko na magaling ako. Eh. Marami naman mas magagaling sa kanya. Sis Kay, Sis Tincha, ayan, magagaling yan sila. Ano lang, nagkataon lang na ako siguro yung active sa group. Tapos ako din yung masipag sumagot sa mga comments. Yung mga nagtatanong, mahilig ako sumagot. So, parang kaya din, akala nila madami akong alam. Pero yung totoo, wala naman talaga. Para may kasama po akong gumagawa. Magparapol ka ulit, sis, para more chances na kami now. Wala nang budget. Pasweldohin niyo muna ako dito sa YouTube. Wala nang budget sa ate mo, girl. Segway sa siya. Para malaking tulong din yung nagagawa ng crochet nyo. Sa inyo, anong natutulong sa inyo ng pagkukrochet? Sa akin kasi bukod sa, syempre, kumikita na ako. Although, hindi naman ako nakakatulong dito sa asawa ko sa mga bills. Saka budget sa bahay. Kasi lahat ng kinikita ko sa pagkukrochet ko, napupunta lang din sa sarili ko. Sa yarn din, sa hook, kung ano man binibili ko sa pangangailangan sa sarili ko. Mga skincare, ganyan. Kasi mga itong sarili ko, although hindi ako nakakatulong dito talaga totally sa bahay, sabihin mo pang bahay ng kuryente, ng tubig, pero yung feeling na meron kang sarili mong pera na hindi mo minsan kailangan humingi, pero humingi pa rin ako. Yan, yung feeling na ganon, maganda rin siya na hindi ka talaga totally 100% na pati luho mo yata mo pa sa araw. Pero swerte lang din ako na meron akong asawa na supportive na nagbibigay din sa ano ko, hobby ko na pag-crochet. And dito din ako nakatagpo ng career ko. So feeling ko na meron akong career. Kasi nung pag-graduate ko ng college, di naman ako nakapag-work agad. Kasi
syempre mag-alaga ako ng baby ko. So yun, nung nag-start ako na mag-crochet business, tapos naging active na ako sa mga Facebook group, tapos nare-recognize na ako, tapos yun nga na parang nagkaroon ako ng sarili kong ano, parang yun nga, career, na para kasi hindi ko na ma-feel na pag-iiwanan ako, at least kahit hindi ako nakapag-work, hindi ko nagamit yung course ko, parang meron naman akong pinagkakabalahan, pinakapuntahan, gano'n. So yun yun na itulong sa akin ng pagkocrochet. Bukod sa kumikita ka na, gano'n, tapos stress reliever, yan, magpapaalam na ako, nararamdaman ko na nandiyan na yan ako. Thank you sa mga sumali, thank you sa mga nag-stay, thank you sa mga nakapagpensuhan, thank you sa mga nag-purchase, sa mga sumusuport sa aming business, at sa aking channel. Sa yarns din karamihan. Halata naman si Skay. Sa dami nang hinord mo last time. Iba't ibang seller. Ang dami. Pati si Cynthia, nakakaloka yung mga yarns niya. Magpapalam na po ko ng 10:30. Thank you din, Sis Celeste. Yan. Sana may natutunan kayo. Thank you din sa pag-stay. Muni na ako bukas. Napaka-serte ni Sis Kay. Dapat di ka na sumasali. Napaka-unfair. Sa susunod nga, ano, pag nagparaful ako, bawal sumali. O bakit nga kayo eh, ayaw niyo na akong pasalihin pag nagpaparaful si Sis Cynthia kasi lagi ako nananalo. May sweldo. Oo nga, may sweldo na. May dalawang raffle pa. Famous pa. Sana all. Guys, papaalam na ako ng 10:30 ha. Ako'y may gagawin pa. Goodbye ng 10:30. 10:30 na. So, 1 minute na lang. Ngayon ko lang naalala, hindi pa ako nagti-dinner. Kasi alam nyo ba, 6 o'clock pa lang nagpre-prepare namin. Nagsulat-sulat ako ng mga sasabihin ko. And then, yung mga ano, panalo. Inayos ko na yung mga comment speaker. Mga kaya ano, mga 7 o'clock banda, medyo busy na ako. Nag-makeup ako. Siyempre, para medyo, ano naman, presentable, saka confident naman ako ma-reply. Good night! Thank you sa mga nagpuyat, nakasama ko, till next time. Ang dami pa rin viewers, oh, 19 pa rin. Grabe, sa premiere ko, ano lang, pinakamarami kong viewers. 12, tapos isang beses lang yon. Tapos the rest, puro 7, 8, ganun. Ang daming viewers ngayon. Bye! Off ko na, guys. Bye. Thank you. Mas sexy ka na niyan, sis. Hindi, nilakas-lakas kong kumain. Na all daw, haha. Wala naman yung jawa. Sis, kayo manap ka na. Mas masarap may jowa. Sarot lang. Wala ka ng time gumawa ng tutorial kapag ka nagka-jowa ka. Mabibusy ka ng kakachat. Kaya huwag ka na mag-jowa. Ganun yun. Bye! End ko na, guys. Goodbye. Thank you again.